Lumilipad ang isip ni Ariana Villaroel habang inaayusan siya ng limang katao. 2 oras na lamang at ikakasal na siya. Kung may paraan lang sana, ay pahihintuin niya ang oras para hindi na niya kailangan maglakad sa altar kasama ng isang lalaking hindi niya kayang mahalin. Ayan! Sabi na makeup artist pagkatapos nitong mailagay ang belo sa kanyang ulo. Tayo ka! Let's see how you look! Tumayo siya at tinignan ang sarili sa kaharap niyang life-size mirror. Nakapuson ang kanyang buhok sa likod ng kanyang ulo na lalo nag-emphasize sa hugis puso niya mukha. Dahil sa mascara ay mas kumapal ang mahahaba niyang pilik sa paligid ng kulay kapi niyang mga mata. Maputi ang kanyang kutis na minana niya sa mestisa niyang ina kaya bumagay sa kanya ang pink lipstick. Sa ganoong anyo ay nagmukha siyang mas bata sa edad niyang 24. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko, ani Benita na lumapit sa tabi niya. Naluluha ito sa ligaya habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Kung buhay pa siguro ang mama mo, siguradong proud na proud siya sa'yo. Pinilit niyang ngumiti at niyakap ang yaya niyang mula panoong magkamalay siya, ay lagi nang umaalalay sa kanya. Nang mamatay ang kanyang ina noong siya ay 12 anyos pa lamang, ay ito na ang tumayo niyang ina. Kahit nang muling mag-asawa ang kanyang ama, Chief of Police ang pinangahawakang tungkulin ng kanyang ama kaya madalang niya itong makita. Ang stepmother naman niya ay isang kagalang-galang at magaling na abogada. Sa dami ng mga kliyente nitong matataas na mga tao, ay halos hating gabi na ito umuwi. Ganun pa man, si Benita ang pumuno sa pagkukulang ng mga magulang sa kanya at sa 7 taong gulang niyang kapatid sa ama na si Abby. At maging sa mga stepsisters niyang sina Leia at Veronica, ang huli na mas matanda sa kanya ng 5 taon ay sinundan ang yapak ng kanilang ina at nakapagtapos din ng abogasya. Isang abogado rin ang napangasawa nito at sa kasalukuyan ay mayroon ng 2 taong gulang na anak na babae. Noong 1 taon lamang ay nagtop si Leia sa board exam para maging ganap na position. Isang magarbong pagdiriwang ang inihandog na kanilang mga magulang sa tagumpay na iyon na dinalahan pa ng ilang mga kilalang politiko. Balita niya ay nililigawan dito ng anak ng congressman. Dahilan ang mga iyon para ma-pressure si Ariana sa katayuan niya. Simulat sa pool ay wala na siyang narinig sa mga tao, kundi ang pagkukumpara sa kanya at sa kanyang mga stepsisters. Hindi siya bobo. Sa katunayan ay Dean's Lister siyang nakapagtapos ng architecture, subalit hindi raw iyon sapat para ma-impress sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dapat daw ay kahit nag-cum laude man lang sana siya, hindi rin siya nagtagumpay bilang isang arkitekto. Dahil isa siyang babae ay parang walang tiwala ang mga tao sa kanyang kakayahan. Siguro nga ay nagkamali siya. Kung sinunod sana niya ang advice ng ama na kumuha na lamang ng medicine o kaya ay business management, siguro ay mataas na rin ang tingin sa kanya ng mga tao sa lipunang ginagalawan nila. Masyado siguro siyang nagpa-apekto kaya hinangad niyang tumaas ang status niya at tinanggap ang proposal ng bar top-notcher at anak ng business tycoon na si Attorney Michael Navarro. Kapag naging Mrs. Ariana Navarro na siya, ay irerespeto siya ng mga tao at hindi na muli mapag-uusapan ang kawalan niya ng lugar sa pinakapipitagang pamilya na Villaroel. Ate, it's time to go na raw. Ang mahinang boses ng half-sister niyang si Abby ang nakapagpabalik sa kanyang isipan sa kasalukuyan para itong munting anghel sa suot na puting bastida bilang flower girl. You look like Cinderella, ate. Tumawa siya at niyakap ito. You too. Pabulong niyang sagot. At saka hinalikan nito sa pisngi. Inalalayan siya nito palabas ng kwarto hanggang sa kotse. Akala niya ay kinakabahan lamang siya dahil sa bilis ng kanyang pulso. Ngunit habang papalapit sila sa simbahan, pakiramdam niya ay sa impyerno ang kanyang patutunguhan. Natutokso siyang pahintuin sa pagmamaneho ang driver para matakasan niya ang kasalang iyon. Nagsisisi ka ba? Tanong na Benita na nasa tabi. Kahit hindi niya sabihin, ay napansin nito ang kanyang pagkabalisa. Umiling siya at tumingin sa bintana na maramdaman niya ang kamay nitong pumisil sa kanyang balikat. Nilingon niya ang kanyang yaya at ginitian siya nito. Tama ang ginawa mo, Ariana. Para ito sa kinabukasan mo at ito rin ang nais ng ama mo para sa'yo. Nakita mo naman kung gaano siya kasaya kanina, di ba? Walang ibang hangad ang mga magulang kundi ang makita ang anak nilang maikasal sa simbahan sa isang taong may kakayahang magtaguyod ng pamilya. Napakaswerte mo na nagkaroon ng asawang kagaya ni Michael. Pinilit niyang ngumiti at tumango.
Dati? Ay, iyon din na naisip niya. Nakilala niya si Michael noong nag-aaral pa siya sa university. Mabait ito at mapagkumbaba. Kaya nagtagal ang relasyon nila ng ilang buwan. Nagkahiwalay sila na kumuha ito ng abuga siya at wala nang sapat na panahon para sa kanya. Ilang taon din silang hindi nagkita. Hanggang sa sinorpresa siya nito ng mga bulaklak noong nakaraang taon. Nagkabalikan sila. Ngunit malaki na ang ipinagbago nito. Arogante at seloso na ito ngayon. Kapag nakita siya nakikipag-usap sa sinumang lalaki, ay bigla na lang itong susugod na para ba siyang pagmamay-ari nito. Napalampas niya mga yun. Ngunit nang nakaraang linggo lamang ay lumabas na ang sungay nito. Naalala pa niya ang mga salitang binitiwan nito sa kanya nang tumanggi siyang makipagtalik dito. Bakit? Ayaw mong malaman ko na hindi ka na virgin? May lalaki ka siguro ano? Birhen pa siya. Kung iyon ang gusto nitong malaman. Sa buong buhay niya ay si Michael lamang ang naging kasintahan niya. At dahil bantay sarado siya ng kanyang yaya, ay hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong maglandi. Subalit sa mga ipinapakita ng nobyo ay nakikinikinita na rin niya ang impyernong titiisin niya habang buhay. Kapalit ng respetong inaasam niya mula sa kanyang mga kamag-anak, ibinaba ni Benita ang mahaba niyang belo para matakpan ang kanyang mukha at saka may nagbukas ng pinto ng sasakyan at inilalayan siya palabas. Habang inaayos nila ang mahaba niyang strapless gown, na lumapit sa makitid niyang baywang at tumaloy pababa sa kanyang mga paa, ay pumahit siya at iniwan ang malaking pinto ng simbahan. "You don't look very happy for a bride." Iminulot niya ang mga mata at nakita niya ang isang binatang nakatayo sa harap niya. Sa suot nitong malaking sunglasses ay halos hindi niya makita ang mukha nito. Hindi ito gaano matangkad ngunit may hitsura. At sa tingin niya ay mas bata ito ng 2 taon sa kanya. "If you want." Lumapit ito sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. "I can take you out of here. Let's pretend I've abducted you." Gulat siyang naparalisa sa kinatatayuan. She did not realize how tempted she was to accept his offer until he walked away. "Sino yun?" Tanong niya kay Benita. "Kaibigan siguro ng mga pinsan mo." Walang interes na sagot ng yaya niya. Pag-akyat nila ng hagdanan ay sinalubong siya ng kanyang ama na tuwang-tuwang yumakap sa kanya. Humalik sa pisngi niya ang stepmother niyang si Sophia. Nag-umpisang nag-marcha mga sponsors. Pinilit niyang kalmahin ang sarili habang naghihintay. Ngunit ng patugtugin ng bridal march ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Napakalakas ng kalabog sa kanyang dibdib at halos naiiyak na siya sa takot na hindi niya maunawaan. Mali ang kasalang yun. Hindi na dapat iyon matuloy. Ngunit ano ang kanyang magagawa? "Let's go." Aya ng kanyang ama at kumapit siya sa braso nito. Nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang muli niyang makita ang misteryong binata. Nakatayo ito malapit sa pintuan. Sinubukan niyang hindi ito pansinin. Ngunit ito lamang ang makakatulong sa kanya. Tumitig siya sa mukha nito. Titig na nagsusumamong ilayo siya nito roon. Ngumiti ito sa kanya na parang naintindihan ang kanyang mensahe at bigla nitong hinatak ang braso niya. Mabilis itong pinalibot ang isang braso sa kanyang baywang at tinutukan ng punyal ang kanyang lalamunan. "Walang gagalaw!" Anito na ikinagitla ng lahat. Maging ang ama niyang pulis ay pinangunahan ng takot. Marahan siya nitong hinila paatras. Natakot siya sa punyal ngunit mas nananis. Nanaisin niyang sumama rito kaysa matuloy ang kasal niya. "Bitiwan mo ang anak ko, ngayon din!" Mariing utos ni Francisco. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. "Move a step closer and I'll cut your daughter's throat." Pabala nito na ikinatakot ng lahat. Walang sino mang nangahas na lumapit hanggang sa nakarating sila sa nakaparadang kotse. Binuksan nito ang pinto niyon at siya na mismo nagkusang pumasok. "Kapag sinundan niyo kami, mamamatay ang babaeng ito." Sigaw nito bago umupo sa driver's seat at pinaharurot ang kotse. Nakita niya nag-iiyakan ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit kalmado pa rin ang ama na marahil ay nag-iisip ng paraan para iligtas siya. May 5 minuto nagmaneho ang lalaki hanggang sa itirik nito ang kotse sa gilid ng highway at tumakbo sila papasok sa maliit na eskinita. Tumatawa ito na parang demonyo at siya naman ay nakahawak sa laylayan ng gown habang nakasunod dito. She felt like an eagle soaring up in the sky. She had never felt this free in her whole life. Batid ni Ariana na magdudulot ng iskandalo ang ginawa niyang yun, subalit hindi niya iyon pagsisisihan. "Saan tayo pupunta?" Hinihingal niyang tanong. Malayo na ang tinakbo nila at nagtitinginan na ang mga tao sa paligid. "Sasakay tayo sa taxi. Siguradong susundan na nila tayo ngayon."
Pinara nito ang paparating na cab at nagmamadali silang sumakay. Hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan ng lalaking ito. Sa sandaling napakadilim ng kanyang mundo ay may anghel na ipinadala ang kalangitan para gabayan siya sa tamang lugar. Sir Lori! Sir Lori! Sir Lori! Phone call! Muling pumasok si Lawrence Horado sa opisina para sagutin ang teleponong iniaabot sa kanya ng sekretaryang si Vicky. 5 minuto pa bago magsimula ang meeting ng board, may panahon pa siya para pagbigyan ng isang tawag. Louie! Nasurpresa siya ng marinig ang boses ng nakababatang kapatid. Mula nang mamatay ang mga magulang nila sa car accident, ay ito na lamang ang natitira niyang kapamilya. Ilang beses din ito nagpabalik-balik sa psychologist dahil sa trauma. Ngunit sa nakaraang kalahating taon, ay maayos na ang ikinikilos nito kaya wala na siya nakikitang dahilan para ipatingin ito muli. Anong oras ka uuwi, kuya? May sorpresa ako sa'yo. Napangiti siya. Tanging ito na lamang yata ang nakakapagpangiti sa kanya ng ganoon. Naalala pa nito ang kanyang 29th birthday. Alas 6 na siguro. Andyan ka sa bahay? Kanina pa kita hinihintay eh. Susunduin na ako ni Tita Lourdes mamaya. Pag di kita nahintay, iiwanan ko na lang dito yung surprise ko sa'yo ha. Talaga? Ano naman yan? Surprise nga kuya eh. Nakita ko naka-feature sa magazine. Nagandahan ako kaya pinuntahan ko para iregalo sa'yo. Sige Louie, thank you. Sabihin mo kay Tita Lourdes ha, Sabado na lang tayo magdi-dinner. Okay. Nakangisi niyang ibinaba ang telepono. Bagay na ikinataas ng kilay ng matandang sekretary. Siguro ay naninibago ito. Kilala kasi siya bilang istrikto at seryosong CEO na madalang umiti. Pasado alas 6 na nang matapos ang conference at mag-aalas 8 na nang makauwi siya. Hindi na niya naabutan si Louie sa bahay niya. Dahil masyado siyang abala sa trabaho, ay ang tiyahin niyang si Lourdes ang nag-aalaga rito. Binibigyan na lamang niya ng sapat na allowance buwan-buwan para hindi maging pabigat sa kanila. Pumuntong hiningang pumasok siya sa kanyang kwarto at nagtanggal ng damit. Kapag ganitong pagod siya ay wala siyang ibang gustong gawin kundi mag-shower at matulog. Nakahubad na tinungo niya ang bathroom at binuksan ang ilaw. Nakarinig siya na mahinang daing na ipinalagay niyang imahinasyon lamang niya. Ngunit nang hawiin niya ang shower curtain, ay bumulaga sa kanya ang hubot-hubad na katawan ng isang dalaga na nakatayo at nakagapo sa mga kamay sa sabitan ng tuwalya. Sa hitsura nito ay mukhang binusalan ang bibig nito bago tinalian ang banyo para hindi makasigaw. Kimbal siyang napatingin sa mukha nito. Ilang sandaling nagtama ang tulala nilang mga mata hanggang sa nakarecover ito at pinilit makawala sa pagkakatali. Goodness! Naibulalas niya. Lalapitan na sana niya ang babae na mapagtanto niyang wala siya ni anumang kasuotan. Mabilis siyang lumabas at hinablot ang isang shorts. Iyon lamang ang isinuot niya at bumalik na sa banyo. Naabutan niya ang babaeng nagpupumiglas pa rin makawala. Even in the midst of chaos, he felt the warming of his flesh at the mere glance at her naked body. She had such flawless white skin, round firm breasts topped with rosy nipples, a slim waist and a pair of long legs. Inalog niya ang kanyang ulo para tanggalin sa isipan ng tukso at inabot ang tuwalya. Mabilis niya iyong itinakip sa katawan ng babae at hindi sinasadyang nahawakan niya ang dibdib nito. Para siyang napaso sa malambot na laman at nabitawan ng tuwalya. Lalo naman nagwala ang estranghera at sa tingin niya ay nagmumura na ito. Sorry, halos wala sa sarili niyang paumanhin habang pinupulot ang tuwalya at maingat na ibinalot iyon sa katawan nito. I'll let you go now, don't worry. Aniya bago ito kumalma. Inabot niya ang likod ng ulo nito para tanggalin sa pagkakatali ang panyo. Pagkatanggal pa lang niya sa towelette na ibinulsa sa bibig nito, ay kaagad itong sumigaw ng malakas at matinis na halos mabasag ang kanyang eardrums. Shut up! Kung ayaw mong busalan ko ulit yung bunganga mo! Asik niya. Bigla itong nanahimik na siguro ay natakot sa kanyang banta. Good! Habang kinakalaga ng mga kamay nito, ay napansin niyang iniuulong nito ang katawan palayo. Tapos sila halos subad at habang gumagalaw siya, ay hindi niya maiwasan mahawakan nito. Daman niya ang takot sa paghinga nito at naaamoy rin niya ang natural nitong halimuyap. So, you must be Lori? Anito makaraan ng ilang sandali. The arrogant brother of that arrogant bastard who kidnapped me for your birthday? Magkasalubong ang mga kilay na binitiwan niya ang tali at yumukod para tingnan nito sa mga mata. My brother did this to you? Halos hindi siya makapaniwala. Ito pala ang sinasabi ng kapatid niya na sorpresa. Buong akala niya ay nagbago na ito ngunit mukhang lumalala pa ang kalokohan nito. Yes! At malamang ikaw ang may pakana nito.
Alam kong marami nakakaaway si Michael, pero hindi niyo na ako dapat na idawit dito. Nalingkit ang kanyang mga mata at tinignan. First of all, I don't know you and I don't know Michael. I don't even have any idea why you're here. Then, why did your brother take me here? Who asked him? Muli itong nagbunganga na parang nakalimutan agad ang kanyang banta. Alam niyo bang chief of police ang daddy ko? I swear he's searching me for right now. And when he finds me here, you and your brother will rot in jail. O baka ipapasalvage pa kayo at ipapatapon sa basurahan. Pumuntong hininga si Laurie at tumalikod. Gulong-gulo na ang kanyang isip. Hindi pa nito patahimikin ang kanyang tenga. Saan ka pupunta? Antay me. Nagpakawala siya ng hangin at mabilis ang binalikan nito. Hangga't hindi ka tumatahimik, I'll leave you there and I'll take that towel too. Tinamaan ito na malalim na takot at hindi na nangahaspang magsalita. Look, nag-umpisa siyang magpaliwanag. Wala akong kinalaman sa ginawa ng kapatid ko. But since he is my brother, I will share the responsibility if you promise to keep quiet. I will untie you and we will talk about this. Can you do that? Isang tango lamang ang naging tugon nito. Nang ipinagpatuloy niyang kalagan nito, ay wala ni sinuman sa kanilang umimik hanggang sa ibinaba nito ang mga nangawit na kamay at napadaing sakirot ng galos sa pupulsuhan nito. Hinawakan niya ang braso nito para tulungan itong tumayo. Nang tuwid ngunit tinabig nito ang kanyang kamay. Sa biglaan nitong paggalaw ay muling nalaglag ang suot nitong tuwalya. Jesus! Pulalas niya at mabilis na tumalikod habang napahiyaw na pinulot nito ang tuwalya at muling ibinalot sa sarili. Give me my clothes for God's sake! Saan mo nilagay? Who knows? Tanungin mo sa kapatid mo! Napabuntong hiningang lumabas siya ng banyo at tumingin sa paligid ng silid. Wala siyang nakitang anumang damit ng babae roon. Nagtungo siya sa sala ngunit wala rin siyang nahanapan. Pagbalik niya ay nabutan niya nakatayo na ito sa tabi ng kama. You stay right there. Tatawagan ko ang kapatid ko. Aniyat saka pinulot ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Napahinto siya ng isang bagay ang sumagi sa kanyang isipan. Michael is the name of your fiance? He asked without turning to look at her. Anong apelyido niya? Attorney Michael Navarro. Sagot nito. Napasinghap siya. Malinaw na sa kanya ang lahat. Si Attorney Navarro ang abogado ng direktor na sinesante niya sa trabaho noong nakaraang taon. Magaling ito kaya kahit may ebidensya na may illegal activities ang direktor sa kumpanya, ay naipanalo nito ang kaso at nagbayad siya ng ilang milyones. Narinig nga niyang malapit na itong ikasal. Na-feature pa iyon sa magazine at iyon siguro ang hinihintay ni Louie na pagkakataon para gumanti. Minsan tinatawag siyang Louie, minsan Laurie or Laurie. Marami. Maraming tawag sa kanya lalo yung kapatid niya. You fool! Aniya sa hangin. Malilintikan sa kanya ang kapatid niyang yun. Kung ano-anong kalukuhan ang pinaggagawa nito at mukhang siya pa ang pananagutin. May narinig siyang ingay sa labas. Parang may sumipa sa pinto. Kinansala niya ang tawag at lalabas na sana siya ng dalawang pulis ang sabay na bumungad sa pinto at itinutok ang mga baril sa kanya. Dilat ang mga matang binuksan niya ang mga palad para ipakitang wala siyang hawak na armas, cursing his brother for the biggest trouble he was about to face. And dito siya, ship? Sigaw ng isang pulis at ilang sandali pa ay mabilis na pumasok ang isang ginoo na naka-open up door pa. Shock! He looked at the woman behind him, frightened and ashamed. She was clutching the towel like it was the only thing that could protect her. Akala niya ay tinatakot lang siya nito kanina. Ngunit totoo palang chief of police ang ama nito. I'll give you both 5 minutes to get dressed and get out of here. Mariing utos ng director general at isinara ang pinto para bigyan sila ng privacy. Oh my God! Narinig niya nasambit ng kasama at noon lamang siya nakarecover sa pagkatulala. I'm doomed! He's thinking na may nangyari sa atin. Tanong niya rito. Paano naman tayong hindi pagkakamalan sa itsura nating to? He's your father. Explain to him. Kasalanan ito ng kapatid mo eh. Hindi ko itatago ang kapatid ko. Pananagutin ko siya sa ginawa niya sa'yo. But tell your father na walang nangyari sa atin. Fine. Meron ka bang t-shirt or anything I can wear? I'm not going out like this. Having a sigh, he opened the cabinet and pulled out 2 shirts. Inaabot niya ang isa rito at isinuot ang isa. Nang lingunin niya ito ay kasalukuyan pa lang nitong ibinababa ang damit at nasilayan niya muli ang dibdib nito. Will you please turn around? Asik nito. Mabilis siyang tumalima at naghintay ng ilang sandali. He could not believe he had seen so much from a woman he barely knew.
I have a request from you if you don't mind. Aliyang nakatalikod pa rin dito. Gaano man siya kadalit sa kapatid niya, hindi niya ito maaaring ipagkanulo, lalo na't isang police chief ang makakatunggali nila. Hindi niya pinangarap na makulong ang kapatid. Tell me, hinihintay na tayo sa labas. Huminga siya ng malalim. Ito lang ang naiisip niyang paraan para maipagtanggol ang kanyang kapatid. Please spare my brother. Sabihin mong ako ang nagpadukot sa'yo. I will go to jail and I will send my brother away from you. That should bring you justice. Nagulat si Ariana paglabas niya ng kwarto na makita niya ang stepmother katabi ng ama na nakaupo sa sofa. Dalawang pulis ang nakatayo sa bungad ng main door at ang isa ay nakabantay sa likuran ng mag-asawa. Trembling in fear, she slowly settled on the vacant couch opposite her parents and motioned Louis to sit beside her. Halos isang minutong wala ni sinumang umimik sa kanila. Mukhang kalmado ang kanyang ama ngunit sigurado siya nag-uumapaw ang itinatago nitong galit. Would you mind introducing your boyfriend? Ani Francisco na bumasag sa katahimikan. Nag-iinit ang mga bisngi na sinulya pa ni Ariana ang katabi. Para bang noon lang niya napansin na may hitsura pala ito. Malalim ang mga mata nito at matangos ang ilong na parang aristokrato. His lips were firm and sensual, though his wavy hair was a bit masked by the commotions in the bathroom minutes ago. He still looked perfectly handsome to her, like the prince warrior she had often fantasized about. See? Nahirapan siyang magsalita, parang binabarahan ng nervyos ang kanyang lalamunan. Lowry po or Louis? Lowry. Tanong ng kanyang ama. Marahan niyang siniko ang katabi. Tanging pangalan lamang nito ang sinabi sa kanya ni Louis. Sumama siya sa bahay na iyon dahil sinabi ng lalaki niya na may bakanteng kwarto raw roon na maaari niyang upahan pansamantala. Kaya nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong hinatak at iginapos sa banyo ng nakahubad. Lowry Horado po. Narinig niyang tugon ng lalaki. Kumalma na ito at nagpakumbaba pa sa harapan ng kanyang ama. Samantalang kanina ay daig pa nito ang leon kung makasigaw. Kailan pa ninyo ginagawa to? Muling tanong ng chief. Hindi ko po boyfriend si Lowry, ipina. Itinikom ni Ariana ang mga labi. Parang hindi niya kaya magsinungaling at ibintang kay Lowry ang kasalanang hindi nito ginawa. Utang na loob niya rito na hindi siya nito ginalaw, kahit panakita na nito ang lahat sa katawan niya. I was the one who planned to abduct your daughter. Mabilis na salaysay ni Lowry. Bagay na ikinagulat ni Ariana. Handa talaga itong akuhin ang kasalanan para protektahan ang kapatid nito. What? Biglang nagdilim sa galit ang mukha ni Francisco. How dare you do that to my daughter on the day of her wedding? Officers! Nagulat si Ariana nang tumayo ang ama at hinarap ang mga pulis. Arrest this man! Daddy! Halos tumalon siya para harangan si Lowry bago pa ito malapitan ng mga pulis. Hindi po siya. Siya po ang nagligtas sa akin. Ariana! Tumayo rin si Sophia at nakapamaywang na humarap sa kanya. You're not at all good at storytelling. Natagpuan nila ang kotseng ginamit sa pag-kidnap sa'yo, kaya namin natrace itong bahay na to. Ariana was dumbfounded. Nagkamali siyang magsinungaling sa harapan ng isang abogado. Umalis ka dyan, Ariana. Utos ng kanyang ama. You were just seduced by that man, and I will see that his penis will be caught for ruining a PNP chief's daughter. Daddy, no! No! Halos hindi na alam ni Ariana ang sasabihin. Kung gaano siya natakot sa bawala ng ama ay alam niyang mas matindi pa ang naramdaman ng binata. She had to think quickly to save this poor man's life. Yes, he is my boyfriend. I went with him willingly. The abduction was just a pretense. Ayoko magpakasal kay Michael. Sa isa o dalawang segundo ay napatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. What are you saying? Nanggagalit na tanong ni Sophia. Do you have any idea what you did? You ruined our family's reputation. Humahagilap siya nang sasabihin na magsalita ang kanyang ama sa kalmadong tono. Everyone, sit down. Officers, hintayin niyo na lang kami sa labas. Lumabas sa mga pulis at halos sabay-sabay silang bumalik sa dati nilang upuan. Napansin niya si Lowry na parang tulala pa rin dahil sa nakitang komosyon. Hindi marahil nito inakala na ganoon kalupit ang kanyang ama. How are we going to settle this now? Panimula ni Sophia. You embarrassed a respectable lawyer and a son of a very influential man in front of many people. Ikaw ang idedemanda nila kapag inamin mong hindi totoo na nakidnap ka. Napayoko si Ariana.
Ano man ang gawin niya ay hindi na yata matatapos ang kanyang hatid niya sa pamilya Villaruel, Mr. Jurado. Paling ni Sophia kay Laurie, since pag-aari mo ang kotse na ginamit na getaway car, you might as well admit the crime. I assure you that you won't go to jail and you will be paid well for the damage on your reputation. Mommy, reklamo ni Ariana. Masisira ang pangalan niya. Shut up! I'm trying to save your skin. After this, magpapakasal ka pa rin kay Michael to make up for the embarrassment you caused him and his family. And what about her dignity? Katwira ni Francisco. She just slept with this man here. Francisco, hindi na binibigyang halaga yan ngayon. Kahit tulala si Ariana sa pagpupumilit ni Sophia na ipagpatuloy ang kasalan, ay naisip niyang gamitin ang katwira ng ama para makatakas. Handa siyang magsinungaling para sa kanyang kalayaan. Mommy, sambit niya sa gitna ng pagtatalo ng mga ito. Sabi kasi ni Michael, kapag hindi raw ako virgin, hihiwalayan daw niya ako. Nalaki ang mga mata ni Sophia. And you're not a virgin? Hiyang-hiya siyang tumango. Jesus Christ! Minasahe ni Sophia ang ulo. Then we'll stick with the kidnapping and next week, I'm sending you to Paris permanently. Hindi alis dito ang anak ko. Pagdiriin ni Francisco na tinapik ang armchair at dinuro ang mukha ni Laurie. And you, young man, for ruining my daughter's dignity, I'm leaving you no choice but to marry her as soon as possible. Nataranta si Ariana na napatingin sa galit na mukha ng ama. Francisco, are you out of your mind? Halos na pahiyaw si Sophia. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao na ipinakasal mo siya sa kidnapper niya? Mr. Jurado will not be her kidnapper. Find someone else to assume that role. Who? I don't care. Mas mahalaga sa akin ang dangal ng anak ko. Pero daddy, sinubukan niyang magpaliwanag. Wala namang nangyari sa amin eh. Wala? Lalo iyong ikinagalit ng Ginoo. Then what were you doing there naked? Tatlong pulis ang nakakita sa inyo. In minutes? Paglilipa na ang balita ng anak ng police chief ay natagpo ang hubad sa kwarto ng isang lalaki sa araw mismo ng kanyang kasal? Napapikit siya habang pinipigilan ng luha. Kung bakit nauwi sa ganitong kaguluhan ng lahat, nais lang naman niyang makalaya kay Michael. Ngunit, kapaliti yun ay ang pagkasira ng kanyang dangal at malaking iskandalo sa lipunan. Subalit, nabigyan siya ng liwalag ng isang bagay ang sumagi sa kanyang isipan. Tama siguro ang kanyang ama. Magpapakasal siya kay Laurie. Daddy, pwede mag-usap muna kami sandali ni Laurie? Naningkit ang mga mata ni Francisco. Nagtataka marahin kung ano ang dapat nilang pag-usapan. 10 minutes. Tumango siya at sinendya sa ng binata na tumayo. Ang mahirap nga naman sa mga pulis at militar, laging inoorasan. Not in the room. Natigilan siya sa pinto ng kwarto ni Laurie na marinig ang boses ng ama. Para namang makakagawa sila ng milagro sa loob lamang ng 10 minuto, naghahanap siya ng ibang lugar kung saan sila makakapag-usap ng hilahin ng binata ang kanyang kamay. She trembled as she felt his touch on her skin. His hand was big and warm, sending tiny bolt of electricity all over her. Pagpasok nila sa kusina ay hindi niya naiwasang mapatitig sa likuran ni Laurie. Malapad ang mga balikat ito at makitid ang baywang. Kahit nakasuot ito ng shirt ay bumabakat ang mga muscles nito sa katawan. Now what? Tanong nitong humalakip-kip nang nasa kusina na sila. Bakit hindi mo nalang inamin na ako nagpakidnap sa'yo? Tiningalangan niya ito at noon lamang niya napagtanto na ganoon pala ito katangkad. 5'4 siya at katapat lamang niya ng mga mata niya ang balikat nito. I can't do it. Hindi kaya ng konsensya ko na makulong ka gayong wala ka namang kasalanan. And because of that, we are being forced into marriage. I'd rather rot in reason. Mas gusto kong makulong. Tulala siyang pinanood itong humarap sa bintana. Mas gugustuhin pa nitong makulong kaysa magpakasal sa kanya? Tinamaan yata ang pride niya? Listen, matapang na aniya. Kasalanan ito ng kapatid mo. It's either you surrender your brother or marry me. Salubong ang mga kilay na lumingon ito sa kanya. Do you honestly want to marry you? You have no idea what a terrible husband I could become. Don't tell me. I didn't warn you. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya itong kumbinsihin sa anumang paraan kahit isugal niya ang kanyang pride. I inherited some properties from my biological mother. I am willing to share some. Don't start with that. Sabad nito. Perhaps. You do not know what I am.
the CEO of an electronic company and heir of my uncle's properties. I don't need your money. Natulala si Ariana at hindi alam ang sasabihin. Nakakahiya na sinuhulan pa niya ang isa palang milyonaryo na siguro ay mas mayaman pa kaysa sa pamilya niya. Kaya pala mas gusto nitong makulong na lamang dahil kayang-kaya nitong magbayad para makalaya. Then, think about your reputation. Huling barahan niya, sa tingin mo ba irerespeto ka pa ng mga tao kapag nalaman nilang isa kang kidnapper? You will lose clients. I'm certain of that. And your uncle won't be very impressed. Pumuntong hiningan tumalikod dito. Hindi nito maikakailang tama ang kanyang sinabi. If you can endure a lifetime of hell, then so be it. But don't you complain about my extramarital affairs, my busy schedules, and whatever terrible things I do. Tinikom ni Ariana ang bibig. Tinatakot lang ba siya nito? Kung totoo mang masahol pa ito kay Michael at least, hindi naman iyon panghabang buhay. It won't be forever. We'll file an annulment after that. After a few months. Natigilan ito at saka lukot ang mukhang nilingon siya. Then unexpectedly, he laughed deeply. You think the chief will agree? Papatayin ako nun sa oras na hiwalayan kita? Hindi ko ang gagawa nun. Marami akong alam na paraan para maanal ang marriage natin. Like what? Non-consummation of marriage? That's crazy. That would be the very thing I would remind from you in exchange of this unwanted marriage? Natulala si Ariana. Pinag-aralan niya kung nagbibiro lamang ang lalaki ngunit wala iyon sa itsura nito. Pumapayag ka na magpakasal sa akin? If you will consider my demand. Namula ang kanyang mukha. Biglang isang birhen ay napakahirap ng hinihiling nito. Ngunit kung iyan ang paraan para tuluyan na siya makalaya kay Michael at mailigtas ang kanyang sarili sa eskandalo, isusugal niya maging ang kanyang puri. Fine! Tango niya. And in 2 years, you may file for an annulment. 2 years is too long. 1 year then. 6 months. Tinikom ni Ariana ang bibig habang pinag-iisipan kung sapat na ba iyon para mapaniwala nila ang korte na incompatible sila sa isa't isa. Mukhang hindi nito kaya makatagal bilang asawa niya. Nakakainsulto, ngunit hindi niya ito masisisi. Bilang isang ganap na binata ay napakahirap isuko ng kalayaan nito para pakasalan ng babaeng noon lamang nito nakita. All right, 6 months. And the blame will all be yours. Untag nito. Ayoko may masabi sa akin ng daddy mo. Tumango siya. Don't worry, everything will be my fault. Now, will you marry me? He stared at her. Then slowly, his lips lifted on the sides, forming a sarcastic smile, before it became a wide grin of amusement. What's so funny? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Lalo lamang itong natawa. Now, I understand why women are so thrilled with proposals. Anito at lumabas ng kusina. Kahit hindi siya nito sinagot, ay batid niyang may kasunduan na sila. Siguradong sasalungat ang kanyang madrasta, ngunit wala itong magagawa kapag ang ama niya ang nanindigan. 2 araw lamang ang kinailangan ng ama ni Ariana para makakuha ng special license para sa kasal nila ni Lowry. Habang naghihintay ng wedding day, ay pinatera siya sa hotel kung saan binantayan siya ng isang bodyguard at 2 katulong. Kailangan daw niyang maprotektahan habang nakikipag-areglo ang ama niya sa pamilya Navarro. Galit na galit daw si Michael at gusto siyang makaharap, ngunit hindi ito pinagbigyan ng ama. Ang ipinalabas ni Francesco ay iniligtas siya ni Lowry sa kamay ng kidnapper na hindi napangalanan. Itinago nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa abandonadong kotse, kaya wala lang maituturong suspect. Kapag lumabas ang balita na nagpakasal siya sa kanyang rescuer, ay iisipin na lamang ng mga tao na pagtanaw iyon ang utang na loob. Makakabawas na iyon sa kahihiyan ng pamilya Villaruel. 12 ng hapon at anumang oras ay darating na si Lowry para sunduin siya. Nakakalungkot na ang pinangarap niyang mala-fairy tale na kasalan noong bata pa siya ay magiging lihim na lamang sa loob ng isang masikip na bulwagan na dadaluhan lamang ng 5 katao, ang mga magulang niya, ang kanyang yaya Benita at 2 saksi. Kung gaano kagarbo ang gaw niya sa naunsyaming kasal nila ni Michael, ay ganoon naman kasimple ang suot niya ngayon. It was a knee-length plain white off-shoulder dress with tiny flower decorations along the straps. Ipinusod niya ng isang katulong ang kanyang buhok na pinamulitian ng ilang crystal beads. Saka nito inilagay ang belo. Siya na mismo ang nagdagay ng kanyang make-up at isinuot niya ang pearl set na dating pag-aari ng namayapan niyang ina. Andiyan na si Kuya Lowry, anang isang katulong na sumilip sa pinto.
Huminga siya ng malalim at marahang tumayo. Kinakabahan siya sa nalalapit niyang kasal. Ngunit hindi siya natatakot na gaya na nararamdaman niya noong araw ng kasal sana nila ni Michael. Wala siyang dapat ipag-alala dahil mayroon na silang kasunduan. Pagkatapos ng 6 na buwan ay matatapos din ang lahat. As she stepped out of the room and saw him standing beside the couch, she was mesmerized by his gorgeous appearance, wearing an elegant white suit with a corset on his chest and his hair, neatly combed with some strands falling at the sides of his forehead. He looked exactly like the perfect prince she had been dreaming of. Ready? Tanong nitong nakataas ang kisang kilay na siguro ay napansin ang kanyang pagkatulala. Embarrassed, she struggled to get back to her senses. Inaabot nito ang bouquet ng white roses at inabot ang kanyang kamay. Hindi man lang nito pinuri ang kanyang itsura, kaya bahagya siyang disappoint. Sanay kasi siyang binupuri ng sino mang lalaking makakita sa kanya kapag nakaayos siya para sa isang okasyon. Isang oras silang na-traffic sa highway. At sa haba ng oras na iyon ay wala ni isang nagsalita sa kanila. Gaya niya, ay pinipilit pa rin itong tanggapin ang kasalanan. Kapwa nila hindi ginusto. Let's go! Halos pabulong na lamang ang boses nito nang alalayan siyang papasok sa maliit na bulwagan kung saan nadatnan nilang naghihintay ang judge at limang panauhin. Napansin niyang parang mas nais ng maluha ni Lowry, ngunit ayaw lang itong ipahalata. His sadness went through her conscience. But it was too late to back out. Napakatahimik ng lahat habang nakaupo sila sa harapan ng judge at kasalukuyan silang sinesermonan tungkol sa pagpapakasal. Maya-maya ay narinig niya ang paghikbi ng kanyang yaya. Nalulungkot marahil ito sa kinasapitan niya. Hindi lang ito alam na para sa kanya ay bendisyon ng kalangitan ang nangyaring iyon dahil natakasan niya ang miserable sana niyang buhay kasama si Michael. When they were asked to rise for the exchange of rings, he faced flush in embarrassment. Nakalimutan niyang asikasuhin yon. Nakahinga siya ng malalim nang dumating ang babaeng may hawak na cushion kung saan nakapatong ang dalawang singsing. Kinuha ni Lowry ang mas maliit at isinuot sa nagniningning at nanginginig ng mga daliri ni Ariana. Isinuot niya sa daliri nito ang isa at nang magtama ang kanilang paningin, ay parang biglang lumiwanag ang mga mata ng lalaki. Hindi gaya kanina na parang pasa nito ang daligdig. Isang muntingiti ang gumuhit sa mga labi nito at marahan siya nitong hinalikan. Akala niya ay sapisngi lamang. Ngunit sa mga labi niya dumapo ang bibig nito. It was a brief kiss but enough to awaken every nerve of her being. It felt warm, soft, gentle. Yet strong and hard at the same time. Halos hindi siya makatayo ng tuwid nang lumayo na ito sa kanya. Sa restaurant sila nagsalo-salo. Wala ang mga pinangarap niyang mga naglalakihang cake at magdamag ang sayawan. Wala rin ang masasayang mga bisita na bumabati sa kanila at nagbibigay ng regalo. Naiiyak siyang isipin na naglahong parang bula ang mga pantasya niyang mga iyon. Ganoon lang at isa-isa nang nagpaalam ang lahat sa kanila. Mula sa araw na iyon, ay roon na siya sa bahay ni Laura ititira at naroon na rin ang mga gamit niya. Narinig pa niyang binalaan ng kanyang ama ang asawa niya na kapag niloko siya nito ay hindi nito mapapatawad ang manugang bagay na nagpakaba sa kanya. Madilim na makauwi sila at gaya ng hiniling niya ay naglaan nito ng isang kwarto para sa kanya. Sa tabi mismo ng silid nito, isang palapag lamang ang bahay ni Lowry ngunit may 4 na kwarto. Bukod pa sa sala at kusina, kakasya na roon ang isang maliit na pamilya. Nandyan na ang mga gamit mo, imporma ni Lowry sa kanya bago siya pumasok sa kwarto. Inayos na kahapon ang yaya mo, I'll just take a shower. Tumango siya at hinintay itong umalis bago niya isinara ang pinto. Naligo siya at pinatuyo ang kanyang buhok. Isang manipis na nightdress lamang ang kanyang isinuot dahil batid niya ang kasunduan nila ni Lowry. Kinakabahang umupo siya sa kama habang naghihintay. Naalala niya ang hubad na katawan noon ng lalaki nang pumasok ito ng banyo kung saan siya nakagapos. He had those beautiful muscled arms, wide chest, and six-pack abs. Dati ay isang bangungot iyon sa kanya. Subalit ngayon habang nagbabalik ang isipan niya sa sandaling iyon ay napapangiti siya. Ilang minuto na ang lumipas ngunit hindi pa rin ito dumating. Baka nakalimutan na nito ang kasunduan nilang yon. Kung magkaganoon ay dapat siyang matuwa. Ngunit bakit parang hindi?
Nakarinig siya ng tinig mula sa labas. Sumilip siya at nakita si Lowry na nakikipag-usap sa isang middle-aged na babae na nakasuot ng malaking eyeglasses. Kahapon pa raw siya tumatawag sa'yo, pero hindi mo siya sinasagot. Anang babae? Dumb! Anas ni Lowry na pinahaplos ang noo. Mukhang malaking suliran din ang dala ng babaeng yun. Alam na ba niya? Kumalat kanina ang balita sa opisina. May nakakita raw sa... yung mga kasamang nakabelo? Imposibleng hindi umabot sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Ariana. Hindi niya alam kung sino ang pinag-usapan ng mga ito, ngunit parang masama ang kutob niya. I'll go see her right now, ani Lowry. Kakausapin ko siya. Kung bakit kasi hindi mo muna siya kinausap bago ka nagpakasal. Girlfriend mo siya. Siya dapat ang unang nakaalam. Napamulagat si Ariana. May girlfriend pala ito. Kung bakit hindi nito iyong binanggit sa kanya noon? I tried. Inis na sagot ni Lowry. But I didn't know how to tell her. I was just such a coward. Of course you are, she said against clench. Ayaw na niyang marinig pa ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagkahalo-halo na tuloy nararamdaman niya. Hindi niya mapigilang makonsensya para sa isang babaeng nasaktan pala niya. Higit pa roon, bakit parang naiinis siya? Bakit parang masakit tanggapin na kailanman hindi mapapasa kanya ang puso ni Lowry dahil mayroon na pala itong ibang minamahal? Siguradong malaking gulo ang kahahantungan nito. Kung alam lang sana niyang may nobya si Lowry, tumakas na lamang sana siya papuntang Paris, gaya ng suhestyon ng kanyang madrasta. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Lowry nang pumasok siya sa kwarto ni Ariana at naabutan itong mahimbing nang natutulog. Kahit ang lampshade lamang ang nagbibigay liwanag sa silid, ay kitang-kita pa rin niya ang bawat detalye ng mga laanghel nitong mukha. He remembered his first sight of her, that beautiful naked body that haunted his dreams ever since. Many times he dreamed of touching those soft curves and kissing those luscious lips, but then he would wake up to find his bedside empty. Marahan siyang umupo sa tabi nito at hinila ang kumot hanggang sa dibdib nito. Sa suot nitong manipis na nightdress ay halos nakikita niya na ang hubad nitong katawan. He could have her now, as they had agreed upon in exchange for this marriage. But somehow, he could not find the guts to disturb her sleep. He reached out over her head and lightly brushed the strands of soft hair flowing over the pillow. Hindi siya makapaniwala may asawa na siya at isang napakagandang babae na anak ng matapang na police chief at masungit na abogada. Hindi niya matukoy kung swerte ba ang dumapo sa kanya o sandamakmak na kamalasan. Nagulat siya na makarinig siya ng mahinang ungol mula sa dalaga at hinawakan ito ang kanyang kamay. Akala niya ay nagising na ito, ngunit nang tingnan niya ay nakapikit pa rin ito at may ibinubulong. My prince, you've come to my rescue. Don't leave your princess again. Iyon lamang at muli itong nanahimik. Ilang sandali pa bago rumehistro sa isip niya ang sinabi nito. Hindi niya napigilang matawa. Kung hindi lang 10 oras na gabi, ay malamang mapapabunghalit siya ng tawa. Sa kabila pala ng ipinapakita nitong sophistication, ay maitinatago pala itong childish fantasies. Isang minuto ang lumipas bago niya napahinto ang sarili sa pagtawa. There was something about this woman that struck him the very first time he met her. Ito pa lang yata ang babaeng nakapagpatawa sa kanya. Isang bagay na nalimutan na niyang gawin sa loob ng mahabang panahon. Nang sunduin niya ito para sa kanilang kasal, pakiramdam niya ay parang na rin siyang pumasok sa bilangguan. Ngunit nang magpalitan sila ng singsing at tumitig siya sa mga mata nito, ay biglang gumaan ang pakiramdam niya na para bang humahaplos nito ang kalungkutan at pait na naroroon sa kanyang puso ng loob ng mahabang panahon. Huminga siya ng malalim at marahang tumayo. Saka siya muling umupo sa single couch na malapit sa bintana. Hindi dapat makulog ang loob niya kay Ariana. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang ginamit lang siya nito para matakasan ang isang taong siguro ay labis itong kinamumukuyan. Sa puntong mas pinili pa nitong magpakasal sa isang estranghero. Anyway, pagkatapos ng 6 na buwan ay maghihiwalay na rin sila at masisimulan na rin niyang muling ituwid ang kanyang buhay. Naalala niya ang kasintahan niyang si Chloe. Gaya ng inasahan niya, 2 sampal ang isinalubong nito sa kanya nang dalawin siya nito sa inuupahan nitong apartment. Awang-awa siya sa itsura kanina ng babae. Umiiyak at hindi mapatahan. Sa kabila ng kabaitan nito na kahit 2 beses sa 1 buwan na lang silang magkita, ay pilit itong iniintindi ang kanyang sitwasyon. Ay nagawa niya itong saktan, tired and confused.
He leaned back on the couch and closed his eyes. Hindi pa pala iyon ang huli sa mga problema niya. Kapag nalaman ni Louie na ikinasal siya, ay sigurado magwawala iyon. Maging ang tiyahin niyang si Lourdes, ay sigurado magugulat at sesermonan siya ng ilang oras. Napakalaking gulo talaga nitong napasok niya, ngunit nangyari na ang lahat. Pagmulat ni Laurie ng kanyang mga mata, ay nasilaw siya sa sinag ng araw. Nakatulog pala siya roon sa silid ni Ariana. Rubbing his eyes, he slowly stood up and felt something fall in his feet. Nang tingnan niya ay isang manipis na kumot iyon na marahil ay ibinalabal sa kanya ng asawa habang siya ay natutulog. Napangiti siya nang pinulot iyon at itinupi, saka ibinalik sa kama. Wala na doon si Ariana at nailigpit na rin ito ang pinagtulugan. Kahit pala napapalibutan nito ng mga katulong ay marunong pa rin ito ng simpleng gawain bahay. Naligo siya at nagbihis bago pumunta ng kusina. Para sana magkape. Nang masilip niya mula sa bintana si Ariana na may hawak na gardening scissors. Natakot siyang baka masugatan nito ang sarili at malagot siya sa ama nito kaya nagmamadali siyang lumabas. What are you doing with that scissors? Ibaba mo yan. Napakatalas sa mga matang sinulyapan siya nito. Bago itinuloy ang ginagawa, nilapitan nito ang mga damong matagal nang napabayaan. Sa suot nitong maiksing shorts at tank top ay nagmukha itong teenager. Pasalamat ka sa akin at pagagandahin ko itong bakuran mo. Anito. Nagtaka siya sa mataray nitong tono. Parang galit ito sa kanya. I'm telling you, delikado yan. Ipapalandscape ko na lang kung nababalisa ka. You don't know anything about me, Engineer Jurado. Wala kang alam kung ano ang kakayahan ko. Laurie found himself smiling. Once again, amused of her. Paano mo nalaman na engineer ako? Naghalungkat ako sa kwarto mo kagabi at nakita ko ang picture niyo ng girlfriend mo. Nagulat siya nang batuhin siya nito na maliit na sangga. Saka, pinagugunting ang mga damo na para bang pinanggigigilan niyon. Iyon pala ang ikinagalit nito. He laughed out loud. So my wife is the jealous type? Di ako nagsiselos? Muli siya nitong binato ng mga dahon at pinitiwan ng malaking gunting. Yung girlfriend mo ang iniisip ko, kawawa naman siya. Kung sana sinabi mo noon, naghanap na lang ako sana ng ibang gusto magpakasal sa akin. At ipinakulong mo sana ang kapatid ko? Tumiim ang kanyang mga labi. Probably. Dapat lang naman talaga siyang maturuan ng leksyon. Kung patuloy mong magtatakpan yung kapatid mo, mas malaki ang problemang dadalhin niyan sa'yo. Nakaramdam siya ng pagkairita. Don't judge my brother like you know anything about him. Ani yung nalimutan ang ginawa rito ni Louie noong araw na nagkakilala sila. I don't have to know him. Well, to tell that he's wrong, he needs to be disciplined. Ginagawa ko ang lahat para disiplinahin ang kapatid ko. You don't have to remind me. Akala niya ay makikipagtalo ito. Ngunit pinulot lang nito ang gunting at muling tinapas sa mga damo. Aalis na sana siya nang may marinig siyang paparating na yabag. Kuya! Nagulat siya sa malakas ng sigaw ni Louie. Paglingon niya ay mabilis itong lumapit sa kanya. Totoo ba ang pinakasalaman mo yung babaeng inirgalo ko sa'yo? Sabi mo hindi ka magpapakasal kahit kanino. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Panandalian siyang nagitla. Hindi na gusto ang tono nito. Huwag mo ako pagsasalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mong ikaw may kasalanan nito. Sana inamin mo na lang na ako may kasalanan. Matalim niya itong tiningnan. Sa tingin mo ba, buhay ka pa ngayon kung sinabi ko ang totoo? Sumusobra na yung kalokohan mo, Louie. And this time, nagkamali ka ng biniktima. Sumama siya sa akin. Hindi ko siya kinidnap. Depensa niya. Talaga? Biglang sabad ni Ariana na noon ay nasa tabi pa lamang siya at matapang na humarap kay Louie. Dahil ba sumama ako sa iyo ay may karapatan ka ng igapos at hubaran ako? Malaki ang atraso mo sa akin, bata ka. Di ako bata. Sigaw nito. Fine. Isip bata kung ganon. Clutching her around the waist, Laurie gently pulled her away. He knew Louie's temper. Kahit babae ay sinasapak nito. That's enough. Sirain mo na lang mga halaman dun. She struggled out of his grip and walked away. Binalikan nga nito ang mga damo at muli iyong pinanggigilan. Nang tingnan niya sa Louie, ay nanlilisig ang mga mata nitong nakatingin kay Ariana. Hindi niya iyon dapat ipagwalang bahala. Hindi pa niya nakakalimutan nang minsan ay binuhusan ito ng sopas ang babaeng kasama niya noon sa restaurant. I'm warning you, Louie, don't lay a finger on her kung ayaw mong ibalik kita sa center. Parati naman eh, asik ng kanyang kapatid. Gusto mo lang ako mawala sa buhay mo kaya mo ako dinadala doon. Sarili mo lang kasi ang iniisip mo.
Hindi na siya nakapagtimpi at hinamblot ang braso nito. Sa tingin mo ba selfishness itong inako ko ang kasalanan mo? Sa tingin mo ba na ginusto kong magpakasal sa babaeng hindi ko man lang kakilala? Isinakripisyo ko ang pagkabinata ko para lamang mapagtakpan ka? At ngayon sasabihin mo sa akin makasarili? Nagtitigan silang magkapatid, mata sa mata. Akala niya ay lalaban ito, ngunit tinabig lang nito ang kanyang kamay at nanlilisik ang mga matang tumalikod at lumakad palayo. Saan ka pupunta? The sight of his aunt interrupted him. Kasama pala nito sa Louie. Siguradong mauhuli siya sa trabaho nito sa mahabaan nitong pagsasermon. Pasok ka sa loob, mag-uusap tayo. Anang Tita Lourdes niya. Napakamot siya sa ulo nang si Ariana naman ang tumapik sa kanyang braso. Huwag mo nang ipamukha sa akin kung gaano ka kamiserable na pakasalan mo ko. Hindi ko rin ito ginusto. Halos magdilim ang kanyang paningin. Parang ang sarap pagsasaka din ng mga tao nakapaligid sa kanya. I was merely explaining to my brother. It was nothing personal. Oo, pero hindi mo kailangan iparinig yun sa akin. Bakit? Na-offend ka? Lumakas ang kanyang boses. Nakakainsulto ba sa status mo na kailangan mo pang mamaliit or mamilit ng tao para pakasalan ka? Ngayon pa lang, tanggapin mo nang hindi lahat ng lalaki sa mundo ay magkaka-interes na pakasalan ka. Kahit ikaw pa ang pinakamagandang babae sa buong mundo, hindi mo hawak ang damdamin ko. You have no idea how miserable I feel right now. He was gasping furiously. Mula nang mapag-usapan ng kasalang iyon ay noon lang niya nailabas ang sama ng loob. Ngunit nang makita niya naluluha nito mga mata, ay tila bigla may kumurot sa kanyang puso. Hindi niya inakalang masasaktan ito. Pagtiisan mo na lang ako ng 6 months, anang babae at saka pumasok ng bahay. He drew a deep breath and cursed himself. Nasobrahan yata ang mga nasabi niya. Nakalimutan niyang kasalanan ni Louie kung bakit napadpad sila sa ganoong sitwasyon. Dalawang araw lamang ang kinailangan ng ama ni Ariana para makakuha ng special license para sa kasal nila ni Laurie. Habang naghihintay ng wedding day, ay pinatira siya sa hotel kung saan binantayan siya ng isang bodyguard at dalawang katulong. Kailangan daw niyang maprotektahan habang nakikipag-areglo ang ama niya sa pamilya Navarro. Galit na galit daw si Michael at gusto siyang makaharap, ngunit hindi ito pinagbigyan ng ama. Ang ipinalabas ni Francisco ay iniligtas siya ni Laurie sa kamay ng kidnapper na hindi napangalanan. Itinago nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa abandonadong kotse kaya wala nang maituturong suspect. Kapag lumabas ang balita na nagpakasal siya sa kanyang rescuer, ay iisipin na lamang ng mga tao na pagtanaw na iyon ng utang na loob. Makakabawas dayo iyon sa kahihiyan ng pamilya Villaruel. Alas 2 na ng hapon at anumang oras ay darating na si Laurie para sunduin siya. Nakakalungkot na ang pinangarap niyang malafairy tale na kasalan noong bata pa siya ay magiging lihim na lamang sa loob ng isang masikip na bulwagan na dadaluhan lamang ng 5 katao, ang mga magulang niya, ang kanyang yaya Benita at 2 saksi. Kung gaano kagarbo ang gaw niya sa naunsyaming kasal nila ni Michael, ay ganoon naman kasimple ang suot niya ngayon. It was a knee-length, plain white, off-shoulder dress with tiny flower decorations along the straps. Ipinusod ng isang katulong ang kanyang buhok na pinalamutian ng ilang crystal beads. Saka nito ay nilagay ang belo. Siya na mismo naglagay ng kanyang makeup at isinuot niya ang pearl set na dating pag-aari ng namayapa niyang ina. Andiyan na si Kuya Laurie, anang isang katulong na sumilip sa pinto. Huminga siya ng malalim at marahang tumayo. Kinakabahan siya sa nalalapit niyang kasal. Ngunit hindi siya natatakot na gaya ng naramdaman niya noong araw ng kasal sana nila ni Michael. Wala siyang dapat ipag-alala dahil mayroon na silang kasunduan. Pagkatapos ng 6 na buwan ay matatapos din ang lahat. As she stepped out of the room and saw him standing beside the couch, she was mesmerized by his gorgeous appearance. Wearing an elegant white suit with a corset on his chest and his hair neatly combed with some strands falling at the sides of his forehead, he looked exactly like the perfect prince she had been dreaming of. Ready? Tanong nitong nakataas ang isang kilay na siguro ay napansin ang kanyang pagkatulala. Embarrassed, she struggled to get back to her senses. Iniabot nito ang bouquet ng white roses at inabot ang kanyang kamay. Hindi man lang nito pinuri ang kanyang hitsura kaya bahagya siyang na-disappoint. Sanay kasi siyang pinupuri ng sinumang lalaking makakita sa kanya kapag nakaayos siya para sa isang okasyon. Isang oras silang na-traffic sa highway at sa haba ng
oras na iyon ay wala ni isang nagsalita sa kanila. Gaya niya ay pinipilit pa rin itong tanggapin ng kasalang kapwa nila hindi ginusto. Let's go! Halos pabulong na lamang ang boses nito nang alalayan siya papasok sa maliit na bulwagan kung saan nadat na nilang naghihintay ang judge at limang panauhin. Napansin niyang parang nais ng maluha ni Lowry, ngunit ayaw lang nitong ipahalata. His sadness went through her conscience, but it was too late to back out. Napakatahimik ng lahat. Habang nakaupo sila sa harapan ng judge at kasalukuyan silang sinesermon ng tungkol sa pagpapakasal, maya-maya ay narinig niya ang paghikbi ng kanyang yaya. Nalulungkot marahil ito sa kinasapitan niya. Hindi lang nito alam na para sa kanya ay bendisyon ng kalangitan ang nangyaring iyon dahil natakasan niya ang miserable sana niyang buhay kasama si Michael. When they were asked to rise for the exchange of rings, her face flushed in embarrassment. Nakalimutan niyang asikasuhin yon. Nakahinga siya ng malalim nang dumating ang babaeng may hawak na cushion kung saan nakapatong ang dalawang singsing. Kinuha ni Lowry ang mas maliit at isinuot sa nanginginig niyang daliri. Isinuot din niya sa daliri nito ang isa at nang magtama ang kanilang paningin ay parang biglang lumiwanag ang mga mata ng lalaki. Hindi gaya kanina na parang pasan nito ang daigdig. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi nito at marahan siya nitong binalikan. Akala niya ay sa pisngi lamang. Ngunit sa labi niya dumapo ang bibig nito. It was a brief kiss but enough to awaken every nerve of her being. It felt warm, soft, gentle, yet strong and hard at the same time. Halos hindi siya makatayo ng tuwid nang lumayo na ito sa kanya. Sa restaurant sila nagsalo-salo. Wala ang mga pinangarap niyang mga naglalakihang cake at magdamag ang sayawan. Wala rin ang masasayang mga bisita na bumabati sa kanila at nagbibigay ng regalo. Naiiyak siyang isipin na naglahong parang bula ang mga pantasya niyang mga iyon. Ganoon lang at isa-isa nang nagpaalam ang lahat sa kanila. Mula sa araw na iyon, ay roon na siya sa bahay ni Lowry titira at naroon na rin ang mga gamit niya. Narinig pa niyang binalaan ng kanyang ama ang asawa niya na kapag niloko siya nito, ay hindi nito mapapatawad ang manugang bagay na nagpakabasa kaniya. Madilim na nang makauwi sila at gaya ng hiniling niya ay naglaan ito ng isang kwarto para sa kanya sa tabi mismo ng silid nito. Isang palapag lamang ang bahay ni Lowry ngunit may apat na kwarto, bukod pa sa sala at kusina. Kakasya na roon ang isang maliit na pamilya. Nandiyan na ang mga gamit mo. Imporma ni Lowry sa kanya bago siya pumasok sa kwarto. Inayos na kahapon ang yaya mo. I'll just take a shower. Tumango siya at tinintay itong umalis bago niya isinira ang pinto. Naligo siya at pinatuyo ang kanyang buhok. Isang manipis na nightdress lamang ang kanyang isinuot dahil batid niya ang kasunduan nila ni Lowry. Kinakabahang umupo siya sa kama habang naghihintay. Naalala niya ang hubad ng katawan noon ng lalaki nang pumasok ito ng banyo kung saan siya nakagapos. He had those beautiful muscled arms, wide chest, and six-pack abs. Dati ay isang bangungot iyon sa kanya, subalit ngayon, habang nagbabalik ang isipan niya sa sandaling iyon ay napapangiti siya. Ilang minuto na ang lumipas ngunit hindi pa rin ito dumating. Baka nakalimutan na nito ang kasunduan nilang iyon. Kung magkaganoon ay dapat siyang matuwa, ngunit bakit parang hindi? Nakarinig siya ng tinig mula sa labas. Sumilip siya at nakita si Lowry na nakikipag-usap sa isang middle-aged na babae na nakasuot ng malaking eyeglasses. Kahapon pa raw siya tumatawag sa iyo pero hindi mo siya sinasagot. Anang babae? Tom! Anas ni Lowry na hinahaplos ang noo. Mukhang malaking suliranin ang dala ng babaeng iyon. Alam na ba niya? Kumalat kanina ang balita sa opisina. May nakakita raw sa iyong may kasamang nakabelo? Imposibleng hindi umabot sa kanya yon. Nagsalubong ang mga kilay ni Ariana. Hindi niya alam kung sino ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit parang masama ang kutob niya. I'll go. See her right now. Ani Lowry. Kakausapin ko siya. Kung bakit kasi hindi mo muna siya kinausap bago ka nagpakasal? Girlfriend mo siya. Siya dapat ang unang nakaalam. Napamulagat si Ariana. May girlfriend pala ito. Kung bakit hindi nito binanggit sa kanya noon. I tried. Inis na sagot ni Lowry. But I didn't know how to tell her. I was such a coward. Of course you are, she said against clenched teeth as she pushed the door close. Ayaw na niyang marinig pa ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagkahalo-halo na tuloy ang nararamdaman niya. Hindi niya mapigilang makonsensya para sa isang babaeng nasaktan pala niya. Higit pa roon, bakit parang naiinis siya? Bakit parang masakit tanggapin na kailanman? Hindi mapapasa kanya ang puso ni Lowry dahil mayroon na pala itong ibang minamahal? Siguradong malaking gulo ang kahahantungan nito. Kung alam lang sana niyang may nobya si Lowry, tumakas na lamang sana siya papuntang Paris, gaya ng suhestyon ng kanyang madrasta.
Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Lowry nang pumasok siya sa kwarto ni Ariana at naabutan itong mahimbing nang natutulog. Kahit ang lampshade lamang ang nagbibigay liwanag sa silid, ay kitang-kita pa rin niya ang bawat detalye ng malaanghel nitong mukha. He remembered his first sight of her, that beautiful naked body that haunted his dreams ever since. Many times he dreamed of touching those soft curves and kissing those luscious lips. But then he would wake up to find his bedside empty. Marahan siyang umupo sa tabi nito at hinila ang kumot hanggang sa dibdib nito. Sa suot niyang manipis na nightdress ay halos nakikita niya na ang hubad nitong katawan. He could have her now, as they had agreed upon in exchange for this marriage. But somehow, he could not find the guts to disturb her sleep. He reached out over her head and lightly brushed the strands of soft hair flowing over the pillow. Hindi siya makapaniwalang may asawa na siya at isang napakagandang babae na anak ng matapang na police chief at masungit na abogado. Hindi niya matukoy kung swerte ba ang dumapo sa kanya o sandamakmak na kamalasan. Nagulat siya nang marinig siya ng mahinang ungol mula sa dalaga at hinawakan ito ang kanyang kamay. Akala niya ay nagising ito. Ngunit nang tingnan niya ay nakapikit pa rin ito at may ibinubulong. "My prince, you've come to my rescue. Don't leave your prince, princess again." Iyon lamang at muli itong nanahimik. Ilang sandali pa bago rumehistro sa isip niya ang sinabi nito at hindi niya napigilang matawa. Kung hindi lang 10 oras ng gabi ay malamang, mababong halit siya ng tawa. Sa kabila pala ng ipinapakita nitong sophistication, ay may itinatago pala itong childish fantasies. Isang minuto ang lumipas bago niya napahinto ang sarili sa pagtawa. There was something about this woman that struck him the very first time he met her. Ito palang yata ang babaeng nakapagpatawa sa kanya, isang bagay na nalimutan na niyang gawin sa loob ng mahabang panahon. Nang sunduin niya ito para sa kanilang kasal, pakiramdam niya ay para na rin siyang pumasok sa bilangguan. Ngunit nang magpalitan sila ng singsing at tumitig siya sa mga mata nito, ay biglang gumaan ang pakiramdam niya na para bang hinahaplos nito ang kalungkutan at pait. Naroroon sa kanyang puso ng loob ang mahabang panahon. Huminga siya ng malalim at marahang tumayo. Saka siya muling umupo sa single couch na malapit sa bintana. Hindi dapat mahulog ang loob niya kay Ariana. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang ginamit lang siya nito para matakasan ng isang taong siguro ay labis itong kinamumuhian, sa puntong mas pinili pa nitong magpakasal sa isang estranghero. Anyway, pagkatapos ng 6 na buwan ay maghihiwalay na rin sila at masisimula na rin niyang muling ituwid ang kanyang buhay. Naalala niya ang kasintahan niyang si Chloe. Gaya ng inasahan niya, 2 sampal ang isinalubong nito sa kanya nang dalawin niya ito sa inuupahan nitong apartment. Awang-awa siya sa itsura kanina ng babae na umiiyak at hindi mapatahan. Sa kabila ng kabaitan nito na kahit 2 beses sa 1 buwan lang sila magkita, ay pilit nitong iniintindi ang kanyang sitwasyon. May nagawa niya itong saktan. Tired and confused, he leaned back on the couch and closed his eyes. Hindi pa pala iyon ang huli sa mga problema niya. Kapag nalaman ni Louie na ikinasal siya ay siguradong magwawala iyon. Maging ang tiyahin niyang si Lourdes ay siguradong magugulat at sesermonan siya ng ilang oras. Napakalaking gulo talaga nitong napasok niya, ngunit nangyari na ang lahat. Pagmulat ni Lowry ng kanyang mga mata ay nasilaw siya sa sinag ng araw. Nakatulog pala siya roon sa silid ni Ariana. Rubbing his eyes, he slowly stood up and felt something fall on his feet. Nang tingnan niya ay isang manipis na kumot iyon na marahil ay ibinalabal sa kanya ng asawa habang siya ay natutulog. Napangiti siya nang pinulot iyon at itinupi, saka ibinalik sa kama. Wala na doon si Ariana at nailigpit na rin ito ang pinagtulugan. Kahit pala napapalibutan ito ng mga katulong, ay marunong pa rin ito ng simpleng gawain bahay. Naligo siya at nagbihis bago pumunta ng kusina para sana magkape. Nang masilip niya mula sa bintana, si Ariana na may hawak na gardening scissors. Natakot siya baka masugatan ito ang sarili at malagot siya sa ama nito, kaya nagmamadali siyang lumabas. "What are you doing with the scissors? Ibaba mo yan!" Napakatalas ng mga matang sinulyapan siya nito bago itinuloy ang ginagawa. Nilapitan nito ang mga damong matagal nang napabayaan. Sa suot nitong maiksing shorts at tank top ay nagmukha itong teenager. "Pasalamat ka sa akin at pagagandahin ko itong bakuran mo." Anito. Nagtaka siya sa mataray nitong tono. Parang galit ito sa kanya. "I'm telling you, delikado yan. Ipapalandscape ko na lang kung nababalisa ka." "You don't know anything about me, Engineer Jurado. Wala kang alam kung ano ang kakayahan ko." Lowry found himself smiling once again, amused of her. "Paano mo nalaman na engineer ako? Naghalongkat ako sa kwarto mo kagabi at nakita ko ang picture niya ng girlfriend mo."
Nagulat siya na butihin siya nito ng maliit na sanga. Saka pinaggugunting ang mga damo na para bang pinagigigilan iyon. Iyon pa lang ay kinagagalit nito. He'll laugh out loud. So, my wife is the jealous type? Di ako nagsiselos, no? Muli siya nitong binato ng mga dahon at binitiwan ng malaking gunting. Yung girlfriend mo ang iniisip ko? Kawawa naman siya. Kung sana sinabi mo noon, naghanap na lang sana ako ng ibang gustong magpakasal sa akin. At ipinakulong mo sana ang kapatid ko? Tumiim ang kanyang mga labi. Probably. Dapat lang naman talaga siyang maturuan ng leksyon. Kung patuloy mo yung pagtatakpan niyang kapatid mo, mas malaki pa ang problema ang dadalhin niyan sa'yo. Nakaramdam siya ng pagkairita. Don't judge my brother like you know anything about him. Ani ang nalimutan ang ginawa rito ni Louie noong araw na nagkakilala sila. I don't have to know him. Well, to tell that he's wrong, he needs to be disciplined. Ginagawa ko ang lahat para disiplinin ang kapatid ko. You don't have to remind me. Akala niya ay makikipagtalo ito. Ngunit pinulot lang ito ang gunting at muling tinabas sa mga damo. Aalis na sana siya nang may marinig siyang paparating na yabag. Kuya! Nagulat siya sa malakas na sigaw ni Louie. Paglingon niya ay mabilis itong lumapit sa kanya. Totoo bang pinakasalan mo yung babaeng inirgalo ko sa'yo? Sabi mo hindi ka magpapakasal kahit kanino. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Panandali ang siyang nagitla. Hindi nagyusto ang tono nito. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mong ikaw ang may kasalanan nito. Sana inamin mo na lang na ako ang may kasalanan. Matalim niya itong tiningnan. Sa tingin mo ba? Buhay ka pa ngayon kung sinabi ko ang totoo? Sumusobra na yung kalokohan mo, Louie. And this time, nagkamali ka ng biniktima. Sumama siya sa akin. Hindi ko siya kinidnap. Depensa nito. Talaga? Biglang sabad ni Ariana na noon ay nasa tabi na pala niya at matapang na humarap kay Louie. Dahil ba sumama ako sa iyo, may karapatan ka ng igapo sa tubaran ako? Malaki ang atraso mo sa akin, bata ka. Hindi ako bata. Sigaw nito. Fine, isip bata kung ganon. Clutching her around the waist, Laurie gently pulled her away. He knew Louie's temper. Kahit babae ay sinasampak nito. That's enough. Sarain mo na lang ang mga halaman dun. She struggled out of his grip and walked away. Binalikan nga nito ang mga damo at muli iyong pinanggigilan. Nang tingnan niya si Louie, ay nalilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Ariana. Hindi niya iyon dapat ipagwalang bahala. Hindi pa niya nakakalimutan. Nang minsan ay binuhusan nito ng sopas ang babaeng kasama niya noon sa restaurant. I'm warning you, Louie. Don't lay a finger on her kung ayaw mong ibalik kita sa center. Parati naman eh. Asik ng kanyang kapatid. Gusto mo lang ako mawala sa buhay mo kaya mo ako dinadala doon. Sarili mo lang kasi ang iniisip mo. Hindi na siya nakapagtimpi at hinablot ang braso nito. Sa tingin mo ba selfish na sitong inako ko ang kasalanan mo? Sa tingin mo ba ginusto ko magpakasal sa babaeng hindi ko man lang kilala? Isinakripisyo ko ang pagkabinata ko para lamang mapagtakpan ka. At ngayon sasabihin mo akong makasarili? Nagtitigan silang magkapatid. Mata sa mata. Akala niya ay lalaban ito. Ngunit tinabiglan nito ang kanyang kamay at nanlilisik ang mga matang tumalikod at lumakad palayo. Saan ka pupunta? The sight of his aunt interrupted him. Kasama pala nito si Louie. Siguradong mahuhuli siya sa trabaho nito sa mahabaan nitong pagsisermon. Pasok ka sa loob, pag-uusap tayo. Anang tita Lourdes niya. Napakamot siya sa ulo. Nang si Ariana naman ang tumapik sa kanyang braso. Huwag mo nang ipamukha sa akin kung gaano ka kamiserable na pakasalan mo ko. Hindi ko rin ito ginusto. Halos magdilim ang kanyang paningin. Parang ang sarap pagsasakali ng mga taong nakapaligid sa kanya. I was merely explaining to my brother. It was nothing personal. Oo, pero hindi mo kailangang iparinig yun sa akin. Bakit? Na-offend ka? Lumakas ang kanyang boses. Nakaka-insulto ba sa status mo na kailangan mo pang mamaliit ng tao para lang pakasalan ka? Ngayon pa lang, tanggapin mo nang hindi lahat ng lalaki sa mundo ay magkaka-interes na pakasalan ka. Kahit ikaw pa ang pinakamagandang babae sa buong mundo, hindi mo hawak ang damdamin ko. You have no idea how miserable my life now. He was gasping furiously. Mula nang mapag-usapan ng kasalang iyon ay noon lang niya nailabas ang sama ng loob. Ngunit nang makita niya ang naluluha nitong mga mata, ay tila biglang may kumurot sa kanyang puso. Hindi niya inakalang masasaktan ito. Pagtiisan mo na lang ako ng 6 months. Anang babae at saka pumasok ng bahay. He drew a deep breath and cursed himself. Nasobrahan yata ang mga nasabi niya. Nakalimutan niyang kasalanan ni Louie kung bakit napadpad sila sa ganoong sitwasyon. Apo, Daddy. Sagot ni Ariana sa ama na kasalukuyan niyang kausap sa cellphone. We'll be there for sure. Don't be late. Bilin pa ng ginoo. Napabuntong hininga siya nang ibinaba ang telepono at napahaplos sa kanyang noo.
Problema niya ngayon kung paano kukumbinsihin si Lowry na sumama sa kanya sa wedding anniversary ng mga magulang niya kinabukasan. Kailangan niya itong tawagan, ngunit hindi niya alam ang numero ng cellphone nito. Hindi rin niya alam ang numero ng opisina nito. Hindi na nga niya namamalayan ang presence nito sa sarili nitong pamamahay. Mula noong sundan niya ito sa restaurant kung saan ito kinatagpo si Chloe, ay hindi na niya ito muli pang nasilayan. Pinagsisihan niya ang ginawa niyang pagsunod sa kotse nito noon habang nakasakay siya sa isang taxi. Nais lang sana niyang makita ang nobya nito na hindi nito magawang makalimutan, subalit lalo lang niyang pinasama ang kanyang damdamin. Naapakan pa ng husto ang kanyang pride. Malaki ang restaurant na iyon at maraming tao kaya hindi siya napansin ng mga pareha nang umupo siya sa isang tabi. Mula roon ay lihim niyang pinagmasdan ang magsing-irog na magkahawak pa ang mga kamay. Hindi naman pala ganoon kaganda si Chloe, ngunit napakabait at napakalambing nito sa nobyo. Nagsubuan pa ang mga ito ng pagkain at matapos bayaran ni Lowry ang bill, ay inakbayan nito ang babae habang palabas. Huli niyang sinundan ang mga ito palabas hanggang sa sumakay sila sa kotse. Wala siyang nakitang taxi kaya hanggang doon na lamang siya. Mas mabuti rin sigurong hindi niya makita kung saan patutungo ang mga ito. Mag-isa siyang nagpunta ng party ng kanyang tiyahin at nagrason sa mga kamag-anak niyang nasa abroad si Lowry kaya hindi nakarating. Alauna na na madaling araw siya umuwi ngunit hindi pa dumarating si Lowry noon. Ano ba nga bang aasahan niya? Natural, magdamag nitong kasama si Chloe sa kung saan man nagpunta mga ito. Pumuntong hininga si Ariana habang papasok sa kwarto ng asawa. Mula pa man noong umpisa ay binalaan na siya nito na huwag nang papakailaman ang extramarital affairs nito. Pinayagan niya iyon kaya wala siyang karapatang magreklamo. Gayon pa man, naiina siya para siyang inaapi. Hindi pa siya kailanman naaapi ng ganoon sa kanyang buhay. Nais na niyang umalis sa bahay na iyon. Ngunit hindi pa maaari. Kailangan pa niyang habaan ang kanyang pasensya. Kaunting tiis pa, matatapos din ang lahat ng ito. Kinalkal niya ang drawer ng mesa ni Lowry para hanapin ang address ng opisina nito. Nakakatawang isipin na asawa na niya ito, ngunit wala siya halos alam tungkol dito. Hindi niya alam kung bakit ito biglang nagbago. Akala pa naman niya ay magkakasundo na sila. Napakainit ng mga halik nito sa kanya. Nang gabing iyon na hanggang sa kasalukuyan ay nagpapakilig pa rin sa kanya. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Nakahanap siya ng ilang piraso ng calling cards ni Lowry. Kumuha siya ng isa at lumabas ng silid. Tatawagan sana niya ngunit naisip niyang mas mabuti sigurong kausapin niya ito ng personal para mapakiusapan niya kung sakaling hindi ito pumayag na samahan siya sa anniversary party ng mga magulang. Nagsuot siya ng strapless mini dress at pinatungan iyon ng maliit na blazer. Kailangang formal ang hitsura niya dahil kumpanya iyon. Naglagay siya ng kaunting makeup sa mukha at ipinusod ang kanyang buhok sa kanyang batok. Sa ganoong hitsura niya ay hindi na siguro siya pagdududahang asawa ng CEO. Pagpasok niya sa opisina na itinuro ng receptionist, ay nakilala niya agad ang babaeng nakaupo sa harap ng front desk. Iyon din iyong babaeng nakita niyang kausap ni Lowry noong araw ng kanilang kasal. At nagbalita rito ng tungkol kay Chloe. Hindi niya inakalang sekretarya pala ito ng lalaki. "I am Mrs. Ariana Jurado." Pakilala niya, gulat na tumayo ang sekretarya at nakipagkamay sa kanya. "Ay, kayo po pala ma'am. Sorry, hindi ko pa kasi kayo nakikita. Vicky po." Nginitian niya ito at lumingon-lingon sa paligid. "Andito ba ang asawa ko? May sasabihin sana ako sa kanya." "Kalalabas lang po niya ma'am. May bisita kasi siya galing ng Sweden." "Kailan siya babalik?" "Upo muna kayo ma'am." Itinuro nito ang sofa. "Gusto niyo po ba ng kape?" "Sure." Sagot niya at pinanood itong tunguhin ng water dispenser. Isang minuto siguro nakalipas bago ito bumalik at ipinatong ang isang tasa ng kape sa katapat niyang mesa. Saka ito bumalik sa desk. "Naku, baka matatagalan si Sir Lowry." Saka lang nito sinagot ang kanyang tanong. "Kung gusto niyo ma'am, tatawagan ko siya." She waved her hand. "Wag na, nakakahiya sa bisita niya, hintayin ko na lang siya dito." "Sige po ma'am." Makaraan ang higit isang oras na paghihintay, ay nagsisi siya kung bakit hindi na lang niya ito ipinatawag. Inip na siya at nababagot. Nakatatlong tasa na siya ng kape. Hindi rin niya makausap si Vicky dahil halos sunod-sunod ang mga tawag na sinasagot nito. Napatingin siya sa pinto nang may marinig siyang ingay. Sa wakas ay dumating na si Lowry. Ngunit may kinakausap pa itong isang dayuhan sa bungad ng pinto. When they finally said their goodbyes, she stood up to meet him. Hindi man lang siya nito pinansin at dumiretso kay Vicky. "Paki-fax mo lang itong kay Mr. Go. Urgent lang." Utos nito habang tinatanggal ang blazer. Tapos ipaalala mo pala kay Charlene yung quotation.
Eh sir, hindi pa raw na-update yung quotation. Napasimangot si Ariana na nakikinig sa usapan ng mga ito. Mukhang nakalimutan na rin ang sekretarya na naroon siya at hindi naman siguro siya langgam para hindi makita ng asawa. And what is my wife doing here? Narinig niyang tanong ni Laurie makaraan ng ilapang minuto. Gulat siya nga patingin dito. Magkasalubong ang mga kilay habang nakatungo sa kanya. Bago pa siya makapagsalita ay inunahan siya ni Vicky. Kanina ka ba niya hinihintay, sir? Really? Tinungo nito ang desk. Isinabit ito ang blazer sa likuran ng swivel chair bago umupo at muling tumingin sa kanya. Is there anything I can do for my beautiful wife? Kung sa ibang pagkakataon, baka na-flutter pa si Ariana. Ngunit parang nanunuya lamang ang asawa. Nilapitan niya ito at umupo sa bakanting upuan sa harapan ng desk nito. I need to talk to you. He raised an eyebrow, telling her to go on. Sa itsura nito ay parang wala pa itong tulog. Pagod na nga kasi ito sa trabaho. Inuuna pa nito makipagkita kay Chloe kaysa umuwi at magpahinga. Wedding anniversary bukas ng parents ko, she started. Kailangan daw naroon tayong dalawa. Gaya ng inaasahan niya, sumimangot ito. Tell them I'm out of the country. I'm not going. That's what I told them noong birthday ng tita ko. Hindi na sila maniniwala kung magrarason ulit ako. I assure them that you will come with me. Everyone in my family wants to meet you. I'm busy. And you have no idea how I hate parties. I'm sorry, but I can't. Hinawakan niya na mahigpit ang isang kamay nito. Kung kinakailangan niyang magsumamo ay gagawin niya. Huwag lamang siyang pagtawanan. Sigurado rin magagalit ang kanyang ama kapag nakahalata itong pinapabayaan siya ng asawa. Please, Laurie. Kapag hindi ka pumunta doon, baka magalit si daddy at pagdudahan ang relationship natin. Just once. Pagbigyan mo ko. I swear, I'm never going to ask for anything from you again. Matagal na nahimik si Laurie, na parang binabasa kung tunay ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Maya-maya ay bumuntong hininga. Okay, sa wakas ay aniya. Namilog ang mga mata nito. But only this once, I will not be escorting you to any party again. Yes, I will never ask you again. Thank you. But don't you ever mention anything about me being your hero. I don't want to hear anything about it, and don't make me lie. I won't. Don't worry. Alright, kung wala ka nang sasabihin, then you should go home. Don't bother me anymore. Pinagdikit ni Ariana ang kanyang mga labi. Wala pa yata sa 2 minuto silang nag-uusap at pangaabala na raw iyon. Fine. Aniya, tumayo na. But be sure to come home before 6 tomorrow. Ayaw ni daddy ang nalilate. Yes, yes. Now, leave me in peace. Tugon nito na parang hindi makapaghintay na iwanan niya ito. Para hindi ito magalit at magbago pa ang isip ay mabilis niyang kinuha ang kanyang bag sa lounge. Lalabas na sana siya ng opisina ng isang babae ang biglang pumasok. Hi baby! Nilingon niya ang babaeng mabilis na lumapit kay Laurie at humalik sa mga labi nito. She was shocked, frozen, paralyzed. Mas masahol pa sa 10 sampal ang isinupalpal sa kanyang mukha na makita ang sarili niyang asawa na nakikipag-arutan sa harapan niya mismo at sa harapan pa ng ibang tao. Ano na lamang ang sasabihin ni Vicky? What are you doing here? Tanong ni Laurie na tumayo at tumakbay kay Chloe. Di ba mamaya pa tayo magkikita? Parang nagdilim ang paningin ni Ariana. Hinablot niya ang unan sa sofa at ibinato iyon sa mukha ni Laurie. Gulat itong lumingon sa kanya at hindi nakapagsalita. How she wished she could have thrown at him the hot cup of coffee instead. Bago pa siya makagawa ng iskandalo roon, ay nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Sa labis na galit ay parang nais niyang humagulgol ng iyak. Hindi na talaga matapos-tapos ang pag-aalipusta ng lalaking iyon sa pagkatao niya. Ano na lamang ang mukhang ipapakita niya kay Vicky? Anak siya ng police chief at abogada na niloloko ng sarili niyang asawa sa harapan niya mismo? Nakakahiya! Mas nakakahiya pa kaysa noong maabutan siya ng ama na nakatapis lamang ng tuwalya sa kwarto ni Laurie kung pwede lamang sana niyang maglaho na lang sa mundo. Laurie stroked his aching cheek as he got to his car. Akala niya ay maiintindihan ni Chloe, ngunit nakatikim lang siya muli ng isang malakas na sampal mula rito. Hindi niya binalak na sirain ang pangako niya. Matapos ang 6 na buwan, ngunit habang asawa niya si Ariana ay hindi siya dapat nakikipagkita rito. Iyon talaga ang pag-uusapan nila, kaya niya ito niyaya ng dinner dahil napapadalas na ang pagdalaw nito sa kanya sa opisina. And worse, nakita pa ito ni Ariana. Ngayon, hindi na lang si Chloe. Siya may atraso, kundi pati na rin sa kanyang asawa. Kung nagsumbong ito sa mga malugulang nito, malamang bukas na bukas ay susugurin siya ng police chief. Narinig niyang biglang bumukas ang main door. Paglingon niya ay nakita niya si Ariana na taas noong nakatingin sa kanya. Mukhang hinihintay siya nito.
Kung si Chloe kanina ay umiiyak na parang bata, ito naman ay galit na galit at handang magbunga nga hanggang umaga. Buti naman at naisipan mong umuwi ng maaga. Sinimulan nga nito agad ang pagtalak. Talagang hinihintay kita dito kahit bukas ka pa umuwi. Pumuntong hininga siya habang hinuhugot ang susi at dire-diretsyong pumasok ng bahay na halos mabangga pa niya ang balikat nitong nakaharang sa pintuan. Andito na ako. Are you happy now? Nadetect naman ito ang sarcasm sa boses niya. Aba, at ikaw pa itong galit? Throwing her a quick glimpse, he ignored her and headed to his room. Don't turn your back on me! Narinig niyang singhal nito. Ngayon ka na nga lang umuwi? Hindi mo man lang ako mabigyan ng kaunting oras? We have to talk. Pumihit siya at inirap ito. Give me one good reason why I should come home every day. You're not even trying or at least pretending to be a good wife to me. Umagang-umaga? Andyan ka sa garden. Kahit sana ipagtimpla mo lang ako ng kape o saluhan mo ko sa dinner so I could at least feel that I am married. Nanlaki ang mga mata nito at namaywang. Hindi kasama sa agreement natin na pagsisilbihan kita. Then stop nagging me. Dahil hindi rin niya kasama sa agreement natin. Mabilis itong lumapit sa kanya at tumingala para hamunin siya. Then, that settles it. Hindi ko napapakailaman kahit hindi ka na umuwi dito. Alam kong wala akong karapatang makialam sa mga extramarital affairs mo. Pero wag mo naman sanang ipamukha sa akin. Sa tingin ng mga tao, ako pa rin ang asawa mo. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Martir na hinahayaan ang asawang magloko sa harap niya mismo? Pwede namang sa hotel na lang kayo gumawa ng kahayupan niyo. Magkasama na nga kayo gabi-gabi, bakit kailangan niyo pang ipakita sa mga tao ang relasyon niyo? Gawin niyo yan kapag hiwalay na tayo. Pero habang mag-asawa pa tayo, huwag kang hahalik ng ibang babae sa publiko. Nagsalubong ang mga kilay ni Laurie. Sa haba ng sinabi ng asawa ay isa lang malinaw sa kanya. Iniisip nitong si Chloe ang inuuwian niya kaya parati siyang wala sa bahay. Sa galit na nakikita niya ngayon dito ay parang hindi na lamang iyon dahil sa pride. Nagseselos ito. Kahit kanina pa man sa opisina nang batuhin siya nito ng unan, ay napansin na niya iyon. Before you complain about my extramarital affairs, naisipan niyang sakyan ang hinala nito. Siguraduhin mo munang nagagampanan mo ang responsibilidad mo bilang asawa ko. Her eyebrows met puzzled. Na ano? I'm referring to your obligation. I'm a man. I have my needs. Kung hindi mo yan kayang ibigay sa akin, I have all the right to search for it somewhere else. Unless of course you are ready to be a real wife to me, then you can expect me to come home to you every night. Biglaan ang pamumula ng mga pisngin nito. Marahil ay pinag-iisipan nito kung kakayanin ba nito ang kanyang kahilingan. Does that include making love to you? She asked a moment later. Exactly. In the first place, binag-usapan natin yan noon bago tayo magpakasal, diba? Lalo itong natulala. He laughed mischievously and opened the door of his room. Niluwagan niya ang suot na kurbata habang papasok doon. Fine, I'll do it. Ani Ariana mula sa likuran niya na labis niyang ikinagulat. But you have to start behaving yourself in public from now on. Natawang tinanggal niya ng tuluyan ng kurbata at isinunod ang kanyang dress shirt. You have my word. Nilagay niya ang hinubad na damit sa laundry basket at nang muli niya itong harapin, ay nahuli niyang nakatitig sa kanya. Siguro ay kanina pa nito tinititigan ang kanyang likuran. Napangisi siya nang mamula ang mga pisngin nito. She tried to look away. Pero alam nila. Pareho na nahuli na niya ito. Since we've come to an understanding, sabi niyang kunwari ay hindi napansin ang pamumula ng babae. Go to your room and wait for me there. Maliligo lang ako sandali. Wala itong naisagot at nagmamadaling lumayo na parang natakot na bata. Napatawa siya. That woman just wouldn't stop amusing him. Hindi mapakalinam umupo sa gilid ng kama si Ariana. Tama nga ba ang kanyang ginawa? Nakipagkasundo siyang puna ng pangangailangan na asawa para lamang umasta ito ng maayos sa publiko. Ngunit paano kung hindi siya magustuhan ni Laurie? Bilang isang birhen ay wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na iyon. Bumukas ang pinto at nang tumingala siya, ay nakita niya si Laurie na pumasok, suot ang kulay asul na roba. Nakatali iyon sa baywang. Ngunit litawa ang malaking bahagi ng dibdib nito. I think we'll enjoy ourselves tonight. Nanunuya itong nakatingin sa kanyang dibdib. Mabilis niyang tinakpan iyon ng mga braso. Isang manipis na silk dress lamang ang suot niya. At hindi na siya nagsuot ng bra. Siguradong nababakat doon ang kanyang dibdib. Marahan siyang tumayo ngunit sa sobrang nerbiyos ay bumigay ang kanyang mga tuhod. Bago pa siya bumagsak sa sahig, ay nasalo siya ng mga braso ng asawa. She looked up and their eyes locked for what felt like forever. May nakita siyang ningning sa mga mata nito. He seemed to want her like he never wanted anything else in this world.
His deep stare was like magic to her at natagpuan niya ang sarili na mahigpit na nakakapit sa mga balikat nito. Inilapit niya ang mga labi rito. A moan of satisfaction escaped from each of them as their mouths pressed, fitting perfectly like they belonged to each other. And when she felt the tip of his tongue seeking entry between her teeth, she opened her mouth and welcomed its deep, gentle thrust. Iniangkla niya ang mga braso sa batok nito, urging him closer and deeper inside her. Marahan siya nitong binuhat at inihiga sa kama. Kasunod ang katawan nito. Lowry, naibulong niya nang maramdaman ang isang kamay nitong gumagapang sa kanyang katawan, hanggang sa nahawakan nito ang isa niyang dibdib at marahan iyong pinisil-pisil. "That's right, sweetheart," he murmured against her mouth. "Say my name, not your fantasy prince." Bemused of the pleasure he was creating within her, ilang sandali pa ang lumipas bago niya naunawaan ang sinabi nito. Since that night, he kissed her as passionately as he was kissing her now. She could only dream of him. Mula noon ay naging si Lowry na ang prinsipeng pinapantasya niya. Slowly, his lips traveled lower, brushing its way down her chin, her jaw, her neck, and shoulders, sending hot waves of pleasure on her skin, awakening a sensual craving within that she never thought existed. And when he stopped his caresses, she struggled to reach out for his mouth once again. Habang hinahagat siya ng malalim, pinaupo siya nito at tinanggal ang kanyang nightdress. Mabilis nitong ibinalik ang mga labi sa bibig niya, drawing more delighted moans from her, making her surrender totally to his possession. "Undress me," anas nito. Sandali. At suddenly, she felt his tongue against her ear. She whimpered. Never did she expect that such thing would drive her out of her senses. Walang ingat at walang pasensyang tinanggal niya ang pagkakatali ng robang suot nito at tinulak iyon pahubad sa mga balikat nito. She opened her eyes to see his nakedness, but he laid her back down on bed, pressing his hard body against hers. His heat was almost burning her skin, his chest crushing her soft breast, his hard muscled abs against her belly, and his manhood pulsing heavily and wholly between her thighs. "Do you feel me?" tanong nito habang hinahagan ang kanyang leeg. "Do you want me?" "Yes, yes," ungol niya. Humahaplo sa likod nito ang mga kamay niya. She suddenly bit on her lower lip to subdue the painful blush of pleasure when she felt him licking her nipple as his warm breath caressed it. He suddenly bit it, then took it inside his mouth before delightfully sucking on it. Halos mabalaw siya sa sensasyong pinapalasap nito at kusa niyang pinaghiwalay ang kanyang mga hita. He pressed against her and she cried out when she felt his hardness against her femininity. "Please, Lowry," huminto ito at tinawakan ang kanyang mukha. Saglit siya nitong tinitigan, his burning desire reflected in his eyes. "Ariana," anas nito, so slowly, while watching her face carefully. He began to thrust himself inside her. Her mouth opened as another wave of bliss enveloped her. Naipikit niya ang mga mata habang sinasalubong ang kilos ng kamay nito. Suddenly, there was pain, stinging pain between her thighs that she felt she might split apart. "Damn it," sambit ni Lowry. Nais niya itong itulak ngunit hindi niya magawang gumalaw. Tila nakita nito ang sakit na gumuhit sa kanyang mukha at bigla itong huminto. "Sweetheart, sweetheart," halos sumahangos itong hinaplos ang kanyang pisngi. "Hold on a little longer, I'll take away the pain. It won't last long, I promise you." Unti-unting nawala ang kanyang takot sa sinabi nito. Holding her gaze, he slowly pulled himself out until she was able to breathe. Then, ever so slowly, he pushed forward again. Nabawasan na ang sakit. As he moved within her on that same slow, gentle pace, the pain faded away until she found herself meeting his every thrust, urging him deeper within her. "Am I hurting you?" tanong nito habang nakasubsob sa kanyang leeg. "No," she gasped as she moved with him, harder and faster. "Not anymore." "Relax, my love." He wrapped his arms around her tighter while his mouth sewed hers once again, suppressing all her moans. A pleasure, setting a delicious rhythm that she followed almost instantly. Suddenly, she felt a strange agonizing ache building within her, and she held tighter to him, seeking to be rescued for something she did not know. "Let it go, my love," his rugged voice tried to calm her. "Don't be afraid, you'll be fine."
The agonizing pleasure finally tore through her senses, erupting into pulsating waves as she screamed aloud from the pleasure. Before she could recuperate, he held her hips firmly and thrust into her with all his remaining strength, releasing an almost endless gush of hot, sweet pleasure deep within her womb. Tearing another sharp moan from her throat, bumagsak ito sa ibabaw niya. Makaraan ng ilang sandali, his warm breath caressing her neck, parehong hinihingal at pagod, may hindi matutumbas ang kaligayahang pumuno sa puso nila. No one has ever given me this much satisfaction. Bulong nito nang buksan niya ang kanyang mga mata ay binati siya ni Laurie ng ngiti. Only you. Pumuka ang kanyang mga labi. Akala niya ay nagbibiro lamang ang asawa, ngunit nakita niya mismo ang nag-uumapaw na kaligayahang kumikislap sa mga mata nito. You're heavy. And I can't breathe. Iyon ang kanyang nasabi. Marahan itong binuhat ang sarili. Holding her tightly, he laid on his back, taking her over him. Lumuwag ang paghinga ni Ariana at inunanan niya ang kanyang pisngi sa dibdib ng asawa. Habang pareho pa nilang binabawi ang paghinga, inabot ng kamay niya ang muscle sa abs ng asawa at hinaplos iyon. He was so strong, so manly. So beautiful, more than the prince she used to dream of. Why did you tell your parents that you're not a virgin? Tanong nito. Dahan-dahan niya itong tiningala at sila ay nagngintian. Ayaw ko lang magpakasal kay Michael. Turan niya. Muli niyang inilapat ang pisngi sa dibdib nito, closing her eyes to feel the comfort his body was promising her. Then why did you marry me instead? Huminga siya ng malalim at muling hinaplos ang tiyan nito. Narinig niya ang bahinang ungol nito at naramdaman ang paghigit nito ng paghinga. Bagay na nagpangiti sa kanya. Para namang may choice ako. Sa galaw ng dibdib ay naramdaman niya itong tumawa. Iyon lang ang rason? Ano pa ba sa tingin mo ang rason ko? Balik niya habang hinahaplos ang tiyan at dibdib nito hanggang sa muli itong umungol. Careful there, if you don't want me to pound you again. Mababa ang boses nito. Mabilis niyang binawi ang naglalaro niyang kamay at halos sabay silang tumawa. Lifting her chin with his fingers, he kissed her passionately. Do you think there's a chance for this marriage to work? Pabulong nitong tanong. Parang hindi makapaniwala si Ariana sa kanyang narinig. Hindi ba siya nito binibiro? Nais na nitong seryosohin ang kanilang pagiging mag-asawa. I think so. Sagot niya kasama ng isang ngiti. As long as you'll cooperate, we'll both cooperate. Pagtatama nito at muli silang tumawa. Ngumiting muli niyang inihiga ang ulo sa dibdib nito. Parang panaginip ang lahat. Ngunit masayang masaya siya. Lampas pa sa inaasahan niya ang nangyari. Hindi niya inakalang nanaisin. Nabigla siya na naisin din talaga ni Laurie na mag-work ang buhay niya. At buhay nilang mag-asawa. Hindi magiging madali. Pero alam niyang darating ang panahon na mamahalin din nila ang isa't isa and they would leap together happily. Wake up, sweetie! Dahan-dahang iminulat ni Laurie ang kanyang mga mata. Akala niya ay boses ng anghel ang kanyang narinig. Ngunit nang lumiwanag ang paningin niya, ay ang magandang mukha ng kanyang asawa ang kanyang nakita. Nakaupo ito sa tabi niya bagong ligo at nakangiti. He smiled back at her. Hinila nito ang kamay niya at inabot ng mga labi ang labi niya para hagkan siya ng malalim. He had spent the whole night making love to her. Yet, he still could never get enough of her. He still wanted her. That's enough! Anang babae makaraan ng isang minuto, pressing a finger across his lips. It's 8:30 in the morning! Napamulagat si Laurie at biglang bumalikwas. Late na siya sa trabaho at may bisita pa siyang darating mamayang alas 10. Maligo ka na, ako na bahala dito. Iniabot nito ang roba sa kanya. Thanks, sweetheart. Sagot niya. Tumayo siya, isinuot ang roba. Sa kanya ito hinalikan sa pisngi at lumabas ng kwarto. In the shower, memories of their lovemaking kept coming back in his mind. He could still feel her delicious kisses, her soft warm body moving against him. The sweet sound of her moans seemed to echo around him, arousing him. Dommit! Ariana, stop haunting me! Anas niya. Paglabas niya ng banyo ay mag-aalas 9 na. Mabilis siyang nagbihis at inayos ang buhok. Kinuha niya ang kanyang susi sa drawer at pinuntahan si Ariana sa kusina para magpaalam. Naabutan niya itong abalang nagpiprito. Sweetheart, I have to go. Natigilan siya na makita ang dalawang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa at mayroon na ring sandwiches doon. Breakfast ka muna. Anito, I made something for you. Huminga siya ng malalim at ngumiti, saka umupo sa harapan ng inihanda nitong almusal. Mukhang ginagawa na nito ang obligasyon nito sa kanya bilang asawa, and he felt really good. 30 minutes lang naman ang layo ng opisina, maabutan pa niya ang kanyang bisita. He just couldn't find it in his heart to ignore his wife's sacrifice for him. Tikman mo nga yung coffee? Naupo ito sa tabi niya.
Hindi ko sigurado kung gaano katamis ang gusto mo. Nakangiti siyang humigop saka siya tumango. Perfect. Parang isang bata na tuwang-tuwa, yumakap ito sa kanya. Bago pa maitapon ng hawak niyang kape, ay ibinaba niya sa mesa ang cup at ginantihan ito ng halik. Hanggang sa may naamoy siyang nasusunog. May niluluto ka? Untag niya. Napamulagat si Ariana at halos sumayaw na binalikan ang piniprito. Grinning, he took a bite of the egg sandwich. Medyo maalat ang itlog ngunit wala siyang balak magreklamo. Masaya na siya sa ginagawa nito para sa kanya. They shared a happy conversation until he realized he had to go to work. After he brushed his teeth, he found Ariana standing beside his car, waiting for him. Baka iwanan ka ng kliyente mo. Tatawagan ko na lang siya sa daan. Sagot niya at marahang pinalibot ang mga kamay sa baywang nito. Staring at her face, he wished they could spend more time together. Thanks for the breakfast. I really appreciate it. Tumawa siya at inayos ang kurbata nito. Just doing my part as your wife. Now, do your part as my husband. Hindi ko ba yung ginagawa? Nanunokso nitong tugon. Agahan mo ang uwi mamaya. Nakangiting hinaplos niya ang pisngin nito. I'll be coming home every day. You can count on that. Kung gagabihin ako, I'll call you. If I don't call you, and feel free to knock me. Natawa ito ng malakas at yumakap sa kanya. Niyakap niya ito ng mas mahigpit, wishing he could freeze the time. He never thought it would feel wonderful to have a wife caring for him. He never actually wanted one, and he never imagined himself as a husband. What about Chloe? Nagulat siya sa tanong nito at saglit silang nagkatinginan. Sa nakalipas ng mga oras, nalimutan niya ang tungkol sa kanyang nobya. And what about our annulment after 5 months? Muli nitong tanong na lalo niya ikinatulala. Sa ilang matagal na sandali ay tinitigan lang niya ito. Walang masabing kahit ano. Ano ba itong nagawa niya? Pinangako niya kay Chloe na babawi siya rito matapos ang 6 na buwan. Pero heto siya, determinadong maging mabuting asawa kay Ariana. Hoping that their marriage would work out somehow. Laurie, ipinilig niya ang ulo para gisingin ang sarili. We still have a few months to figure things out. Napansin niyang ito naman ang natulala, para hindi niya iyon nais itong marinig sa kanya. Gulong-gulo na rin ang isipan ni Laurie para makahagilip ng anumang sasabihin. I have to go. Aniya at inalikan niya ito sa labi. I'll see you later. Be home before 6. Paalala nito. Yes, sweetheart. Nang muli sana niya itong hahalikan, ay inabala siya ng pamilya na boses mula sa likuran nila. I knew it. Nalaloko ka na sa babae mo, kaya hindi mo na ako dinadalaw? Mabilis siyang pumihit at natagpuan niya si Louie na nalilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Natakasan na naman ito ang kanyang tiyahin at ang mga binayaran niyang guards para bantayan ito. Louie, I told you not to come here. Aniya, bakit? Masama bang dalawin ko ang kapatid ko? Masyado na ba akong pabigat sa'yo? Kaya mo pinakasalan yung babae yan para may dahilan ka para hindi na ako makatabak dito sa bahay mo, hindi ba? That's nonsense. He gritted his teeth as he took a few quick strides toward Hidim. Louie, ilang beses ko bang kailangang ipaliwanag sa'yo na gusto ko lang pagtakpan ang ginawa mong kasalanan kay Ariana. Kaya ako siya pinakasalan. Hindi ka pabigat sa akin. Ayoko lang na mag-away kayo dahil alam kong pinagseselosan mo siya. Sinungaling ka? Nakita ko mismo. Naluloko ka na sa kanya. Nakakalimutan mo na ako. Louie, hinawakan niya ang magkabilang balikat ito para mapakalma. Hindi kita nakalimutan. Kapatid kita. At ikaw lang natitirang pamilya ko. Alam mo kung gaano ka kaimportante sa akin. Biglang napaiyak si Louie at humikbi-hikbi. Bumalik na naman ang asal bata nito. Pero mas gugustuhin na niya iyon kaysa naman sa violent side nito. Ibig lang sabihin ay nauunawaan na siya nito. Gusto ko lang naman na makaganti tayo kay Navarro. I didn't expect na pakakasalan mo siya. You promised you would never marry anyone. Nangyari na ang lahat. It was my only way to save you. Ayaw kong makulong ka. But if you do not have behave properly, mapipilitan akong ibalik ka sa center. You wouldn't want that, would you? Umiling ito. No, never. Kaya magpakabait ka. Aniya saka ito inakmayan. Ihatid na kita. Pauwi bago ako pumasok. Huwag ka na uling tatakas. Magkasalubong ang mga kilay ni Ariana habang pinapanood ang magkapatid na lumula ng kotse. Hindi niya inakalang ganoon pala kalala ang sakit ni Louie sa pag-iisip. Noong una niya itong nakita sa simbahan ay parang normal naman ito. Alam na niya ang tungkol sa personal grudge ni Louie kay Michael. Nang maipanalo nito ang kaso ng nasasanting direktor laban sa kumpanya ni Laurie, hindi rin inakala ng kanyang asawa na pe-personally ng kapatid ng abogado at hindi ang direktor. Iyon ang dahilan kaya siya nito kinidnap. Nang makaalis ng sasakit
sasakyan ay pumasok siya ng bahay para iligpit ang mga pinagkainan nila. Naalala niya ang reaksyon ni Lowry nang banggitin niya ang pangalan ng nobya nito. She thought he was determined to make their marriage work. Pero sa tingin niya, ay gugustuhin pa rin itong hiwalayan siya. Makaraan ang natitirang 5 buwan, nais lang siguro nitong makaiwas sa gulo kaya ito nakikipag-ayos sa kanya. Kunwari lang pala ang paglalambing nito. Si Chloe pa rin pala ang tunay nitong minamahal. Ilang sandali lamang ay narinig niyang tumunog ang doorbell. Akala niya ay ang yaya Benita niya iyon. Nangako ang matanda na dadalawin siya ngayong araw. Ngunit nang pagbuksan niya ng pinto, ay hindi niya inasahan ang panauhin. Hi! Pilit ang ngiti ni Chloe nang bumati. Magang-magari ng mga mata nito na para bang magdamag umiyak. Pasok. Bahagyang nautal na aniya habang tumatabi para may maraanan ito. Kaalis lang ni Lowry. Sana pinuntahan mo na lang siya sa opisina niya. He warned me never to go see him there again. Tugon nito sa malamig na tono. Ikaw talaga ang sadya ko. Nagtataka man, pinaupo niya ang bisita sa sofa. Ano namang kailangan mo sa akin? Tanong niya. Inukupan niya ang katapat nitong upuan. Gusto ko lang malaman kung totoong napilitan lang si Lowry na pakasalan ka? Matagal na hindi nakasagot si Ariana. Hindi niya mawari kung ano ang dahilan at gusto malaman iyon ni Chloe. Yes, his brother somewhat kidnapped me. Nahuli kami ng daddy ko in a compromising situation. So he forced Lowry to marry me. That time, may nangyari ba sa inyo ni Lowry? Wala. Bakit hindi mo yan sinabi sa daddy mo? I did, pero hindi sila naniwala. Walang pagkakaiba yan sa pamimikot. Chloe exclaimed suddenly enraged. Not exactly. Sagot niya. Nakakainsulto ang sinabi nito. First of all, hindi nangyari yon kung hindi ako nilapastanganan ng kapatid niya. Second, he protected his brother by saying that he was the one behind my kidnapping. My father is a police chief, and I had to save his life by claiming that we were lovers. I asked him to marry me to make up for the scandal, and he accepted it, as long as we would not go to jail. Hindi iyon pamimikot. It was a deal. Nanahimik si Chloe. Maya-maya ay namuo ang luha sa mga mata nito. Alam mo bang, 2 taon kong hinintay na mag-propose siya sa akin? Hindi alam ni Ariana ang sasabihin. Para siyang naaawa sa itsura ng kaharap. Minsan, tinanong ko sa kanya kung wala ba siyang balak magpakasal. Hindi niya ako sinagot, but I waited. Tiniis ko ang kawalan niya ng panahon sa akin hoping that someday he would learn to love me too. Until I learned na ikinasal na pala siya. But he loves you. You think so? Balik ni Chloe. Alam mo bang kailangan ko pa siyang tawagan para lang maalala niya may girlfriend siya? Ni minsan hindi niya naalala ang anniversary namin o kahit malang birthday ko. Is that what you call love? Tula lang naisip ni Ariana ang sasabihin. Hindi niya inakalang ganoon pala ang sitwasyon ng mga ito. Masyado siguro siyang busy sa trabaho niya. He's not at all different with me. You're wrong. The woman snob. I was watching the 2 of you a while ago. He looks so happy with you. Ni minsan hindi ko siya nakitang ganoon kasaya kapag magkasama kami. Lalo siyang natulala. Masyado lang siguro itong nagsiselos kaya kung ano-ano nasasabi. Babalikan ka din niya after 5 months, don't worry. He promised me that. Ani mo biglang nalunod sa ilalim ng dagat ang puso ni Ariana. Malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya pala hindi makasagot si Lowry kanina nang banggitin niya ang kanilang annulment. Tama ang kanyang hinala. Babalikan nito si Chloe. So what are you scared of? Nangako naman pala siya sa'yo. Ang totoo? Hindi na ako umaasa? She stared at her puzzled. I don't think Lowry is the kind of man who breaks his promises. He's not. Kahit malaki ang pagkukulang niya sa akin, he never broke his promises. Saglit itong huminto. But last night, I realized something. He asked me to stop seeing him until your marriage is annulled. Nauunawaan ko yun at makakaya kong maghintay. But when I asked him if he would want to marry me afterwards, wala siyang nasabi. Bumuka ang mga labi ni Ariana habang pinapanood itong umiiyak. Gaano man itong pigilan ng duha ay hindi nito nakayanan. Naawa siya sa dalaga. Ngunit hindi niya alam kung ano ang maaari niyang maitulong. Sigurado siyang may dahilan ng pagpunta nito roon. At katub niya ay nais itong hilingin. Nahiwalayan na niya si Lowry. Yan ba ang dahilan kaya ka pumunta dito? Tanong niya. Pinahid ni Chloe ang luha at pilit kinalma ang sarili bago sumagot. I came to ask you to relay my message to him. Ba't hindi na lang ikaw magsabi? I can't. She shook her head. I actually don't want to see him again since last night. I promised myself to forget about him and move on. Wala rin patutunguhan kahit hintayin ko pa siya ng 1 buwan? O 5 buwan pa yan. Tatanggapin ko na lang na hindi talaga niya ako kayang mahalin.
Ariana's mouth fell open. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? I am. And I bet masayang-masaya ka siguro ngayon at wala ka nang kaagaw sa kanya. Almost instantly, she felt blood rush through her head. Pasalamat ito at sanay siyang pigilan ang sarili kung hindi ay baka nasa bunutan na niya ito. Fine. Now, ano ang gusto mong iparating kay Lowry? Sinabi ko na. Tugon ito, pakisabi sa kanya na kalimutan na niya ang pangako niya sa akin. Because he's not worth my time and tears. He's all yours. For as long as he wants you, that's it. But I don't think he'd want you for more than 6 months. Itinikom ni Ariana ang kanyang bibig. Talagang ginagalit siya nito. I wouldn't want him for more than 6 months either. She lied to protect her pride. Whatever. Inabot ni Chloe ang bag at tumayo. Hindi naman sa tinatakot kita. But Lowry just isn't the type who can be tied down to anyone. Dalawa lang ang mahalaga sa kanya. Ang trabaho niya at ang abnormal niyang kapatid. Believe me, I tried to win him, but I failed. Kaya kung ayaw mo magaya sa akin, start saving yourself from a major heartache. Naging palaisipan iyon kay Ariana. At nang lingunin niya si Chloe, ay lumabas na ito ng pinto na hindi man lang nagpaalam. Napabuntong hiningang tinungo niya ang pinto at pinaluod itong lumabas ng gate. Totoo kaya ang sinasabi nito? Ganoon kaya talaga si Lowry? Hindi ba talaga ito marunong magmahal? Ayaw sana niyang maniwala. Ngunit mukhang hindi pa nanakot ang motibo ni Chloe kung bakit ito sinabi iyon. Nag-abang si Ariana sa labas ng pinto. Alas 6 na. Tumawag kanina si Lowry at sinabing pauwi na ito ngunit kalahating oras na ang lumipas ay hindi pa rin ito dumarating. Nakabihis na siya at naihanda na rin niyang isusuot ng asawa para sa pagpunta nila sa bahay ng mga magulang. Halos napahiyaw siya sa tuwa nang bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan ni Lowry. Kapag nagmadali sila ay makakahabol pa sila. Sorry sweetie, nastuck ako sa traffic. Anito, paglabas ng kotse at pinagmasdan ang suot niyang mahabang evening gown. Wow! Binuhat siya nito papasok ng bahay. Nagsisisigaw si Ariana na pinalo-palo ang balikat nito hanggang sa ibinaba siya nito sa sala. Magbihis ka na, nakaprepare na yung isusuot mo. Really? He looked flattered. Uuwi na talaga ako araw-araw. Hinila niya ang kamay nito papasok sa silid at tinulungan pa itong tanggalin ang suot nitong dress shirt. Wait, I'll take a quick shower first. No, hinila niya itong muli ng... Tutungo na sana ito sa banyo. You're fine. Late na tayo. Pagagalitan tayo ni Daddy. You sure? Tanong nito inaamoy ang sarili. Napangiting tinapik niya ang balikat nito at tinulungan itong magbihis. Ayan! Ariana said as she finished buttoning his suit jacket. And when she looked up, she found him staring at her. Probably for a long time now. We're done! Slowly his eyes narrowed and gently cupped her face with his hands. Do you know that you're the most beautiful girl I've ever seen? He whispered to her. His lips almost touching hers. Gusto na niyang pumikit pero wala na silang oras. Save that for later, we have to... His lips interrupted her, drawing out a moan from her instead. Mahigit isang minuto ang lumipas bago ito huminto sa paghalik sa kanya. Now, shall we go? Tanong niya. Parang wala itong narinig at isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok. You did this yourself? He asked. Tumayo siya. It took her almost an hour curling her hair. Then she twisted it around once before securing it with pins, leaving half of its length hanging down her shoulders. Do you like it? Tanong niya. Kumuhit ang munting ngiti sa mga labi nito. It's perfect. Muli siya nitong tinitigan. I must be the luckiest husband in the world. Flattered siyang gumiti. Pero bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Chloe. Naalala rin niya ang mensahe nito para sa kanyang asawa. Sasabihin na sana niya iyon nang mapansin niya ang ningning sa mga mata nito. He looked so happy. Like his world was perfect at that very minute. And he'll look even more handsome that way. Kung sasabihin niya rito ang tungkol kay Chloe, ay baka ikasama iyon ang loob nito at hindi na sumama sa party. Let's go. Hinila niya ito palabas ng kwarto. 10 minuto silang nahuli. At gaya ng inaasahan, ay matalim na tingin ang isinalubong sa kanila ng kanyang ama. Ngunit makaraan ang ilang pag-uusap, ay napangiti rin nila ito.
Ipinakilala niya si Laurie sa mga kapatid at hindi niya inakalang matutuwa ito na makilala ang bunso nilang 7 taong gulang na babae. Mailap si Abby sa mga tao, ngunit madali nitong nagustuhan si Laurie at nagkwento pa ito tungkol sa napanood nitong fairy tale movie. Kasama ng kapatid niyang si Leia ang maninigaw nitong anak ng congressman, ngunit mukhang inagaw ni Laurie ang lahat ng atensyon ng gabing iyon. Maraming babae ang naglilingunan para masilayan ng kanyang asawa at usap-usapan ang kagitingan nito nang iligtas siya nito sa kanyang kidnapper. Gaano man siya umiwas ay hindi niya napigilan ng mga tao na ipasalaysay kay Laurie kung papaano siya nito iniligtas. Akala niya ay magagalit ito, ngunit sadyang maganda ang mood nito at nakipagtawanan lamang. Sinabi rin itong hindi magandang pag-usapan pa ang isang traumatic experience sa gabi ng kasiyahan. A slow music was played and Laurie took her to dance with him. Together, they moved with the music, staring at each other until he kissed her lightly on the lips. Laurie, nakatingin sa atin si Daddy. Bungis-ngis niya. Sa isang sulok ay nakita niya ang ama na magkasalubong ang mga kilay habang nakatingin sa kanila. He must be grateful seeing how much his son-in-law loves his daughter. Tumawa siya sa sinabi nito, ngunit nagtatanong ang kanyang puso kung totoo nga ba iyon o biro lamang nito. Nagbabad sila sa dance floor hanggang sa sumakita ang kanyang paa. Kasama nila si Abby na umupo sa isang mesa at muling nakipagkwentuhan si Laurie dito na para bang sila ang mag-ama. Nagpaalam siya saglit sa mga ito at nagtungo siya sa restroom. Pagpasok niya ay hustong lumabas ang 3 kababaihan kaya mag-isa na lang siyang naiwan doon. Inilabas niya ang kanyang lipstick para sana mag-retouch na mapansin niyang may lalaking nakatayo sa bungad ng pinto. Paglingon niya ay halos magulantang siyang makita si Michael doon. Halos umapoy sa galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Iyon ba ang ipinalit mo sa akin? Talong nito na parang nang-uuyam. Ibinalik niya ang lipstick sa kanyang pouch. Malaki ang atraso niya sa lalaking ito, kaya dapat lang niya itong harapin. He's not that bad if that's what you are thinking. Sarkastiko itong tumawa. I know that man. He's the heir of the multimillionaire Alejandro Jurado, the great rival of my father. Nagulat si Ariana sa sinabi nito. Tabanggit na ni Laurie ang tungkol doon, ngunit hindi niya ay nakalang ganoon pala ka-impluensya ang tiyuhin nitong may-ari ng kumpanyang pinapalakad ni Laurie. And you have to plan for this a long time ago. Patuloy ni Michael. The two of you? Gusto niyo mapahiya ako at ang pamilya ko para masira ang negosyo namin, hindi ba? His accusation left her speechless. Ni minsan ay hindi yun sumagi sa kanyang isipan at si Laurie ay naipit lamang sa sitwasyon. Am I right? Tanong nitong muli. Walang basaya ng mga akusasyon mo. Turan niya, you're a lawyer and you should know that. That's right, I'm a lawyer. Kaya alam ko kung papaano ako inaahas ng mga tao sa paligid ko. And remember this, hindi ko pa rin tinatanggap ang public apology ng daddy mo. So don't consider things settled between us. Michael, ibinaba niya ang tono. Ako na ang humihingi na paumanhin sa'yo. It wasn't my intention. It wasn't? Mukhang lalo lang itong ikinagalit ang sinabi niyang iyon at nahas pa itong pumasok sa restroom ng mga babae. Kung ganun nga, dapat bumalik ka sa akin. Pagkatapos ng so-called rescue mo at tinuloy natin ang kasal, hindi sana ako pinagtatawanan ng mga tao ngayon. Nanginig si Ariana sa takot. Nang humakbang siya palayo ay sinundan siya nito. Mukhang wala itong balak na pakawalan siya. Look, tapos na yun. She stammered. May asawa na ako. Wala na akong magagawa doon. No, we can remedy that. Mabagal na ibinaba nito ang mukha sa kanya. There's always a way to make you single again. Or should we say, a widow? Bewildered, she stared at him in disbelief. Hindi na iyon biro. Nananalangin siyang sana ay mapapunta roon ang kahit na sino pero walang dumating. Bastard! Galit niyang itinulak ito. Subukan mong galawin ang asawa ko at ako ang makakalaban mo. Tumawa ito. Ano namang magagawa mo? Akala mo ba natatakot ako sa daddy mo? Hinablot niya ang kanyang purse at ibabato sana rito ngunit natsalo nito ang kanyang kamay. Napakahigbit ng hawak nito sa kanya na parang nais niya itong pigain. And don't try anything on me kung ayaw mong madagdagan ang kaso mo. Lalo siyang nagalit at nagpumiglas ngunit hinawakan nito maging ang isa niyang kamay. Get your hands off my wife! Gulat siyang lumingon sa pinto at nakita roon si Laurie na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin kay Michael. Sa tabi nito ay hawak nito si Abby, nagulat na gulat sa natunghayan. Lalong natakot si Ariana. Mukhang magkakagulo roon at doon pa mismo ang kapatid niya. Sa hindi niya inaasahan ay binitiwan siya ni Michael.
I'm not yet through with you, he whined and laughed, throwing Laurie a furious gaze. Ate! Nagtatakbo si Abby na yumakap sa kanyang hita. Di ba si Kuya Michael yon? Ba't kanya pinapagalitan? Wala yun, baby. Sagot niya ang bahagyang nakahinga. May pinag-uusapan na kami. What are you doing here? Wee-wee. Natawang inalalayan niya ito papasok sa loob ng isang cubicle. Tingnan mo't baka mabasayang dress mo. Opo. Nilingon ni Ariana si Laurie na nakatayo pa rin sa labas ng pinto. Ngunit may kung anong tinitignan sa daanan. Lumabas siya at tumayo sa tabi nito. Thank you. Ani yan ito. Sinulyapan siya saglit ito at bumuntong hininga. Did he hurt you? Umiling siya. He could have if you did not come. Hinawakan ito ang kanyang kamay bago siya niyakap. Don't go anywhere without me now. Ariana pressed her cheek against his chest and relaxed herself as he stroked her back. He mentioned something about getting rid of you. Natawa lamang ito. I'm not all that scared. Paano kung totohanin niya? Bumuntong hininga ito at hinigpitan ng yakap sa kanya. Don't worry, I can take care of myself. I'm more worried about you. Mas maganda siguro kung may kasama ka sa bahay. Tumango-tango siya. Dahil sa nangyaring iyon ay sigurado matatakot na siyang mapag-isa. Ngunit mas nag-aala siya para sa kaligtasan ng asawa. Napangiti si Laurie habang pinapanood ang asawa niyang nakatulog sa tabi niya. Mataas na ang araw. Ngunit sa regular nitong paghinga, ay batid niyang nahihimbing pa rin ito. Lingko noon at wala siyang pasok, kaya halos magdamag niya itong hindi pinatulog. Mula ng gabing ipagkaloob nito ang sarili sa kanya at napatid niyang isa pala itong birhen, ay tuluyan ang bumigay ang inakala niyang manhid niyang damdamin. And a certain delightful feeling consumed his entire being, the feeling of happiness. He had never known happiness for a very long time, ever since his parents' sudden death. Gusto niya magtagal ang ligayang yon. That was the very reason why he wanted to keep her. He needed her like how he needed air to breathe. Gusto niya itong protektahan gaya ng pagpoprotekta niya sa nakababatang kapatid. Ibigay rito ang lahat ng mga pangarap nito. And to make her someone he could keep forever. Ngunit kahit yakap-yakap na niya ito ay bakit parang napakalayo pa rin ito sa kanya. Tinupad niya ang pangako niyang gabi-gabi niya itong uuwian. Bawat umaga ay maaga itong bumabangon para ipaghanda siya ng almusal. Pagkatapos niyang maligo, ay nakahanda na ang kanyang isusuot. Sa pagtulog ay parati silang magkatabi kahit na magkaiba pa rin ang kanilang kwarto. And often, they would spend hours making love. He taught her many things she never knew about making love. Akala niya ay wala na siyang mahihiling pa. Maging sa opisina ay marami nakakapansin sa maliwanag daw niyang mukha at palagi ang pagngiti. Alam niya ang dahilan ng pagbabago sa buhay niya. Si Ariana yon, ito ang muling nagbigay ng kulay sa madilim niyang mundo. Subalit bakit hindi niya iyon kayang iparamdam din sa asawa? Bakit parang pilit nitong inilalayo ang sarili at tila may kinatatakutan sa kanya? Hindi kaya hinihintay pa rin nito ang annulment na yon? Huminga siya ng malalim at hinalikan nito sa noo. Apat na buwan na lang at matatapos na ang usapan nila. Habang pinagmamasdan niya ito ay parang napupunit ang damdamin niyang isipin pa lamang na magwawakas ang kaligayahan niyang iyon. At malamang hindi na niya kailanman masisilayan ang maganda nitong mukha, ang mga mata nitong punong-puno ng sigla, at ang mga ngiti nitong pumapawi sa bawat pagod na nararamdaman niya. At ang mga ngiti nito'y talaga namang nagpapaganda ng bawat mood niya sa araw-araw. He could no longer imagine his love without her by his side. Hinalikan niya ito sa mga labi at marahang bumangon. Pagkatapos niyang maligo ay nagtungo siya ng kusina para ipaghanda ito ng almusal. Unang beses niya itong ipagluluto. At maliban sa tiyan niyang si Lourdes, ay ito pa lang ang babaeng paglalaanan niya ng ganoong sakripisyo. Hindi rin niya mawari kung bakit niya ginagawa iyon, maaaring bilang pagtanaw sa pag-aaruga nito sa kanya, o paraan niya iyon para mahulog ang damdamin nito sa kanya. Nilalagay na niya sa dalawang mangkok ang sopas na pumasok si Ariana sa kusina na nagtataka. Binati niya ito ng ngiti at hinila ang isang upuan para rito. Morning, sweetie. You're just in time for breakfast. Hindi makainis ang titig nito sa kanya, kahit na makaupo ito, na para bang pinag-aaralan kung may sakit siya. Bilog ba ang buwan kagabi? Biro nito. Natawa siya. Kumuha siya ng dalawang kutsara at umupo sa tabi nito. Hinalo-halo niya ang sabaw, hanggang lumamig at marahan itong sinubuan. Sa ngiti at titig nito sa kanya, ay alam niyang nagugustuhan nito ang kanyang paglalambing. You like it? Nakangiti ito nang tumango. Ganito mo siguro niligawan ng mga naging girlfriends mo, ano? Natawa siya at muli itong sinubuan. Ikaw pa lang ang pinatikim ko nito. True? Promise.
Not even with Chloe? Natigilan siya saglit na marinig ang pangalang iyon. Noon lang niya nahalata na parang antagal nang hindi tumatawag si Chloe sa kanya. Mula noong sinabihan niya itong huwag nang pupunta sa kanyang opisina. Hindi ka ba tinatawagan ni Chloe? Untag nito. He quickly looked at her as though he was hit with a splash of cold water. Mukhang nahalata ni Ariana ang pagkatulala niya at marahil ay iba na ang takbo ng isip nito. No. Sakalang siya nakasagot. Hindi na. Tumitig ito sa kanya nang wari ay binabasa ang kanyang isipan. Nagpromise ka raw sa kanya na aayusin niyo ang relasyon ninyo pagkatapos ng annulment natin? That stunned him. Hindi niya alam kung paano iyon nalaman ng asawa. Who told you? Chloe told me. Hindi siya nakaimik kaagad. Nag-usap kayo? She came here the day you told her to stay away from you until our annulment. Nagkasalubong ang mga kilay ni Lowry. Hindi niya alam iyon. Anong sinadya niya sa'yo? Ito naman ang hindi nakapagsalita. Parang may itinatago ito sa kanya. Hindi naman siguro kayo nag-away? Umiling ito. I should have told you this before, pero baka kasi ikasama ng loob mo. What is it? He asked and waited a few seconds before she continued. She told me to tell you that she's not going to wait for you anymore. Hindi mo rin daw naman siya kayang mahalin. She'd been waiting for you to propose for her. Pero nung tinanong ka raw niya tungkol sa pagpapakasal, wala ka raw masabi. Tulala siya habang inaalala ang pag-uusap nila ng gabing iyon. Totoo ang sinabi nito. Wala siyang sinagot sa dating nobya dahil tanggap na niya na may asawa na siya at hindi na siya maaaring magpakasal pa. Ba't hindi niya sinabi sa akin? Tanong niya muli. Ayaw ka na raw niyang makita pa. She's hurt and wanted to move on. Ewan ko kung nasaan na siya ngayon. Ba't di mo siya tawagan? Umiling siya. Naawa siya kay Chloe. Lalo na noong mga sandaling umiiyak ito dahil sa biglaan niyang pagpapakasal. Hanggang sa kasalukuyan ay napakabigat ng dibdib niya habang inaalala ang sakit na ipinaparamdam niya sa dati niyang kasintahan. Subalit, hindi niya kayang ibigay ang pangangailangan nito. Hindi niya kailanman nararamdaman dito ang kaligayahang naramdaman niya sa piling ni Ariana. It's best for me to leave her alone for now. He replied and heaved a deep breath. Ibig sabihin ay nakawala na siya sa pangakong bumibigkis sa kanya at pakiramdam niya ay malayang malaya na siya. Di bale, 4 months na lang ay matatapos na rin yung problema ninyo. Napatingin siya kay Ariana. Sa itsura nito, wala iyong halong biro at wala man lang siya nakikitang pagsiselo sa sama ng loob. Malay mo, balikan ka din niya. Patuloy nito. Nagdadrama lang siguro yun. Ganun talaga kaming mga babae. Napaawang ang mga bibig niya. Just as he suspected, itutuloy pa rin ito ang annulment kahit nagkakamabutihan na sila. A dark shadow of rage crept into his heart. But he tried hard not to reveal it. Sinasayang lang pala niya ang panahon niya sa isang taong walang balak na magmahal sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat. Maganda nang naliwanagin siya bago patuluyang mahulog ang loob niya rito. Kung iyon ang gusto nito, walang dahilan para hadlangan niya ang annulment nila. Makakalimutan din niya ito na parang isang mabangong hangin lamang na dumaan na tuluyang naglaho. Kayo na lang kaya mag-launch. Ariana almost pleaded while Lowry was driving the car along the road. Kanina pa lamang ay tinawagan sila ni Lourdes na mag-lunch daw sila lahat sa restaurant. Baka mag-away kami ni Louie eh. Sinulyapan siya ng asawa, kaya nga tayo pupunta para makausap natin siya. I'm sure gusto na rin makipagbati sa'yo ni Louie. Nahihiya lang siguro. Sigurado ka? Hinila siya nito palapit at nginitian. Believe me, I know my brother too well. Tumango siya at sumandal sa balikat nito. Siguro ay kailangan niya itong pagkatiwalaan. Nagkaroon ng maiksing katahimikan hanggang sa nagring ang cellphone ni Lowry. Hi tita, we're on our way. Sagot nito. Si Lorda siguro ang tumawag na iyon. Tumingin siya sa kanyang relo. 30 minutes pa bago mag-alas 12. Napaaga siguro ang mga iyon sa restaurant. What? Nagtatakang nilingon niya si Lowry. Parang gulat na gulat ito sa anumang ibinalita na nasa kabilang linya. How is he? Where are you? Tanong na lalaki, his face dimming in fear. I'm coming right now. Napanganga siya nang biglang iliko nito ang sasakyan. Where are we going? Ano ba ang nangyari? Hindi ito nakasagot. She could see beads of sweat on his forehead and his fingers were trembling against the steering wheel. Lumapit siya at hinaplos ang braso nito. Natatakot na rin siya kahit hindi pa niya alam ang dahilan. Lowry, are you okay? Untag niya. He took a deep breath and threw her a glance. Louie is in the hospital, Ariana. He was shot. Hindi siya nakapagsalita. Hanggang sa makarating sila sa ospital, nagmamadali silang dumiretso sa ICU. Sarado pa ang pinto at walang pinayagang makapasok. Naroon si Lourdes na humahagulgol ng iyak habang nakaupo sa bench katabi ang dalawang pulis.
Nilapitan ito ni Laurie at ni Yakap. Kahit gusto niyang malaman ang buong pangyayari, ay hinayaan niya muna silang dalawa. She prayed that Louie would be fine. Kahit hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya, ay itinuturing niyang utang na loob niya rito na hindi natuloy ang kasalsanan niya noon kay Michael. Nakarinig siya ng komosyon sa kanyang likuran. Pagdingon niya, nagulat siya na makita niyang paparating ang ama. I cannot accept that excuse, Ariana! Gulat na napapikit si Ariana sa lakas ng boses ng ama. Sa sobrang galit nito ay parang kulog sa kalawakan ng tono nito. Kahit kanina pa ito pinapakalman ni Sophia na nakaupo sa tabi nito, ay wala iyong nagawa para ibsan ang galit ng asawa. Booking ka pala ang lihim nila ni Laurie. Nagpa-imbestiga raw si Michael tungkol sa pagkakakidnap sa kanya at nalaman nitong si Louie ang salarin. Hindi alam ng kanyang ama ang tungkol doon. Ang alam nito ay magkasintahan sila ni Laurie at kunwari lamang ang nangyaring pagkidnap para hindi matuloy ang kasal. You should have told me right then and there na ang kapatid pala ni Laurie ang kumidnap sa'yo. Ariana sank deeper into the couch. Naawa po kasi ako kay Laurie noon. Gusto kasi siya na gusto niyang... Gusto kasi niya na siya ang umako ng pagkakamali ni Louie. Kaya naisip ko makipagkasundo na lang sa kanya. And that's the most stupid thing you've ever done. Ariana, ayoko po kasi magpakasal kay Michael. At mas pinili mo magpakasal sa taong hindi mo kilala? Paano kung drug addict pala yung pinakasalan mo? Did you not think about it? Yumuko siya. Dahil desperada na siya makawala kay Michael noon, ay hindi na niya iyon binigyang halaga. I don't know, Dad. Hindi ko rin maipaliwanag, but the first time I saw Laurie, I knew I'd be safer with him than with Michael. That's bullshit. It's true. Nasurpresa rin siya na nagawa niyang sagutin ng ama. Matagal niya itong kinatakutan, ngunit ngayon ay handa niyang ipaglaban ng damdamin niya kay Laurie. Hindi niyo kasi alam ang ugali ni Michael. Ang tatay niya ang kilala niyo. And Michael is not his dad. Kasi maulit pa ulit ang araw na yon, I will still choose Laurie over and over again. Her father looked at her. Then squinted his eyes as though disgusted of her reasons. That man doesn't even love you. He does. Mabilis niyang tugon. I can feel it. And he makes me happy like I was never before. Michael couldn't give me that happiness. Natahimik ang matanda na para pambiglang ng lambot ang damdamin. Maya-maya ay bumuntong hininga ito. Francisco, doon lamang nagsalita si Sophia. Napakalumanay ng boses nito. If your daughter says that she's happy with her husband, why don't we give them a chance? Their marriage might work. Isn't that what you wanted for her? Kaya mo siya pinagpipilitan na ipakasal kay Michael. She doesn't love Michael, so hayaan natin siyang mamini ng gusto niya. There was a long silence after. Nagulat si Ariana na sa unang pagkakataon ay kinampihan siya ng kanyang stepmother. Sa labis na tuwa ay parang gusto niya itong yakapin. Fine, anang Francisco saka tumayo na. Tell Laurie to come to me, then I will decide. Napakagat si Ariana sa kanyang labi. Mahirap ipredict ang nilalaman ng isip nito, kaya natatakot siya sa maaari nitong gawin sa asawa niya. Daddy, sinundan niya ito sa paanan ng hagdanan. Paano po si Louie at si Michael? Tumahawag siya kanina, sabi niyang idadamay daw niya ako sa kakasuhan. Francisco sighed. Don't worry about Michael. I can take care of him. As for Louie, his mental illness will save him. Naluluhang umupo si Ariana sa sofa. Tatlong araw nang hindi umuwi si Laurie mula na ma-ospital si Louie. Lagi itong nakabantay sa tabi ng kapatid at hinihintay na muli itong magising. Kapag dumadalaw siya roon ay hindi siya nito iniimikan na para bang siya ang may kasalanan sa nangyari. Sa tagiliran, nasaksak si Louie at maraming dugo na wala rito. Ipinaaresto pala ito ni Michael nang malamang ito ang kumidnap sa kanya. Kasama rin ito ang mga pulis na pumunta sa bahay ni Lourdes. Narinig ni Louie ang tiyahin sa nakikipag-usap na pulis, kaya tumakas ito mula sa backdoor. Sa kasamaang palad ay nakita ito ng isang pulis na nakabantay sa labas at hinabol ito. Bumukas ang pinto at napangiti siya na makita si Laurie. Agad siyang tumayo at niyakap ito. Is he awake? She asked eagerly. Tumingin lang ito sa kanya at saka tumango. Oh, I'm so happy. She exclaimed, finally relieved. Can I see him? Hindi umimik si Laurie at umupo sa sofa. Sinundan niya ito at tinabihan. Parang napakalalim ng iniisip nito. What's wrong? Huminga ito ng malalim. Physically, Louie's fine. He started in a soft voice. But mentally,
is becoming worse. Nawala ang ngiti ni Ariana at napakagat sa ibabang labi. I'm sorry, was all she could say. It's not your fault. Tura nitong napailing. It was mine. I wasn't there for him. Hinawakan niya ito sa braso. Gusto man niya itong i-comfort ay hindi niya alam ang dapat niyang sabihin. They were quiet for a few minutes na para bang hindi sila magkakilala ng sandaling iyon hanggang sa binasag ni Laurie ang katahimikan. I'm taking Louis to the States, Ariana. Gulat siyang napatingala rito. Why? Doon ko siya ipapagamot and I won't be back until he is well. Bigla siyang nakadama ng takot. Iiwanan na ba siya nito? Can I come with you? Halos mabiyak ang puso niya nang umiling ito at tumingin sa kanyang mga mata. We've hurt enough people, Ariana. Let's stop this game now. Her tears gave way as she understood that he wanted his freedom back. May 3 buwan pa sana silang natitira, ngunit wala na siyang karapatang magreklamo papagkatapos ng lahat ng gulong dinala niya sa buhay nito. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ama? Kinausap ko na ang daddy mo. Anito na parang nabasa ang kanyang isipan. You can go home now. Lalong bumuhos ang luha ni Ariana. Habang nakatitig siya sa mga mata nito ay lalong sumisikip ang kanyang dibdib at halos hindi na siya makahinga pa. Bakit napakasakit? Akala niya ay kakayanin niya kapag dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Ngunit bakit ngayon ay umiiyak siya? I love you. She found herself saying, it surprised her. But she didn't regret saying it. Hindi niya alam kung kailan niya ito natutunang mahalin, ngunit sigurado siyang iyon na nararamdaman niya. Laurie was startled for a few moments, na natili itong nakatitig sa kanya. Hanggang sa ito ay bumuntong hininga at tumayo. You don't really mean that, Ariana. Please pack your things and I'll take you home tomorrow morning. Anito at pumasok sa kwarto ng kapatid. Halos mapahagulgol si Ariana ng isara nito ang pinto. Wala na siyang magagawa pa. Talagang nais na nitong makawala sa kanya. Walang imik si Ariana habang magkaharap silang nakaupo sa sala ni Sophia. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis siya sa bahay ni Laurie at mula noon ay niayaw siyang kausapin ng ama. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pagiging ina sa kanya ng stepmother. Noong mga panahong nagkukulong siya sa kanyang kwarto ay dinadalhan siya nito ng pagkain at mga regalo para mapangiti siya. Ngunit ngayon ay seryoso na ang kanilang usapan. So, anong gusto mo? Tanong ni Sophia sa kanya. May kapatid akong fashion designer sa France. Pwede kanyang gawing assistant doon. Di ba yun naman talaga ang hilig mo? Kaysa naman nandito ka at nagkukulong lang. Hindi siya makasagot. Paano siya lalabas gayong mainit pa ang usapan ng mga tao tungkol sa kanya? Or sa London? Patuloy si Sophia. May tita rin ako doon. Pwede kang makatira sa kanya habang naghahanap ka ng trabaho. Sige na, Ariana. I think it would be better kung umalis ka na muna para lumamig ang issue. You can come back in a few months kung ayaw mo doon. Yumuko siya at ilang sandaling nag-isip. Tama siguro ang kanyang madrasta. Pinakamabuti sigurong lumayo na muna siya. Sa France na lang po. Gumiti si Sophia at inabot ang katabi nitong telepono. Tatawagan ko ang tita Leonor mo. She'd be very happy to have you there. Ariana nodded and quietly went upstairs. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay nilak niya ang pinto at nagtungo sa terrace. Suddenly, she felt that pain in her heart once again. Paano kaya niya makakalimutan si Laurie? Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin mawala-wala ang kirot sa kanyang dibdib. She still loved her husband and she was dying to see him again. Pero mukhang huli na ang lahat para sa kanila. 2 araw pagkatapos siya nitong ihatid pa uwi, ay nagtungo ito sa States para doon ipagamot si Louis. Kaya lamang ay ilang buwan bago ito bumalik. At kung dalawin man siya nitong muli, ay baka para ipapirma sa kanya ang kanilang annulment papers. Tears rolled down her face. She had been crying for so long, and she knew she had to stop. Kahit mahirap, pipilitin niyang magka-recover. She would go to France, become a good designer then. She would come back home with pride. 3 years later, sinipat ni Laurie ang wristwatch bago siya pumasok sa restaurant. 5 minuto. Siyang huli at hapon pa man din ang kanyang kakausapin. Mga taong napaka-estrikto sa oras. Mula sa malayo ay naaaninag niya si Mr. Hayashi na nakangiting gumaway sa kanya. Mukhang nasa magandang mood ang lalaki kaya hindi nito alintana ang paghihintay. Konnichiwa, bati niya at nakipagkamay rito. Saglit siyang nagkamustahan. Maya-maya ay nabanggit itong may kasama pa raw itong dapat nilang hintayin. At the corner of his eyes, he caught a glimpse of a woman sitting 2 tables away from them and she was smiling at him. Chloe, could you excuse me for a minute? He asked and the Japanese nodded with a big grin on his face. It's okay. Tumayo siya at lumapit sa dating nobya. Mag-isa lamang itong nakaupo roon at parang may hinihintay.
How are you? Tanong niya matapos na itong halikan sa pisngi at umupo sa tapat nito. You have the face of a blooming flower. Tumawa si Chloe na hinawakan ang pisngi. I'm married now. Nagulat si Lowry. He was happy. Extremely happy for her. That's great. So who's the lucky guy? An old friend. At mas maswerte ako sa kanya. Sagot nito at muling tumawa. Halatang halata sa mukha nito ang kasiyahan. Bagay na hindi niya maibigay rito roon. How about you? How's your wife? Biglang naglaho ang ngiti ni Lowry. 3 taon na nakalipas mula noong umalis siya sa Pilipinas. Mabuti na ang kalagayan ni Louis at pinili na nitong sa Amerika na manirahan kasama ni Lourdes. Pinilit na siya ng tiyahin na balikan ang kumpanya at ito na ang bahala sa kanyang kapatid. Last year ay binaba ang desisyon ng korte ukol sa annulment ng inihain ni Ariana. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang nakikitang maipapalit dito sa puso niya. He missed Ariana. He had never stopped thinking about her since that day he left the country. Ngunit hindi niya alam kung mapapatawad siya nito. He struggled for words to say. The deal is over. We're through. Tumingin si Chloe sa kanya na tila binabasa ang kanyang isip. But are you alright? Tumago sa kanyang sinabi nito. He wasn't alright. Nais niyang maibalik si Ariana sa kanyang buhay. No. Ibinulong niya, Dan, go see her. I'm sure she's waiting for you. Ikinuwento nito sa kanyang obserbasyon nito kay Ariana noong nakita mga ito, telling him that his ex-wife looked so in love then. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Sa sinabi ng babae ay nabigyan siya ng lakas ng loob na maniwalang mapapatawad siyang muli ng dating asawa at tatanggapin siyang muli sa buhay nito. Kung magkabalikan man sila ay sinusumpa niyang, hindi na niya hahayaang muli itong mawala sa kanya. He went to the ex-chief of police house after his appointment with Mr. Hayashi. Pinapasok siya ni Sophia at habang hinihintay nila si Francisco ay hindi mawaglit ang kaba sa kanyang dibdib. Nang dumating ito ay isang malakas na suntok sa mukha ang isinalubong nito sa kanya. Francisco, stop it! Sigaw ni Sophia, tinila ang asawa palayo. Hindi nang laban si Lowry. He deserved that for hurting his daughter. Nanahimik din ang Ginoo at umupo silang lahat sa sofa. So what brought you here? Tanong nito. Lowry looked at him and pressed his lips. I've come to beg for your forgiveness and Ariana's. Sarkastiko ang ibinalik na tawa ni Francisco. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa niya? Sumikip ang kanyang dibdib. Maaring totoo yon. But he would not let go of this opportunity. The last time we spoke, she told me she loved me. Kaya ako bumalik because I forgot to tell her how I feel. Hindi ito makaimik at sinulya pa ng asawa. But Lowry, ani Sophia, nasa France na ngayon si Ariana. Nagulat siya. Ngunit hindi iyon magalaking suliranin. Kahit saan mang sulok na mundo magtungo si Ariana ay masusundan niya ito. Sir, aniya kay Francisco, I will accept whatever punishment you impose on me for ruining your reputation. But there's only one thing I wish to ask from you. Tita, you can't do this to me. Umiiyak na sabi ni Ariana kay Leonor na siya nag-aayos ng suot niyang gown. Siya mismo ang nag-design niyon. Niloko siya ng kanyang tita. Na-order na iyon ng isang celebrity na kapareho niya ng sukat. At kaya sila umuwi ng Pilipinas ay para i-deliver ang wedding gown at i-promote ang kanilang produkto. Ngunit pagdating nila ay siya pala ang bride at hindi niya alam kung kanino siya balak ipakasal ng kanyang ama. Ang sabi mo, promotion ang sadya natin dito. Aniya, Ariana, Leonor said as she pulled her long veil over her face. You know very well, we can never disobey your father. Pwede naman tayong i-deport mula doon anytime kung gugustuhin niya. And I will... You stop crying? Nasisira ang makeup mo. Ariana didn't care. Kahit malusaw ang kanyang makeup ay wala siyang pakialam. Maayos na ang lagay niya sa friends at proud na proud pa man din siya sa disenyo niyang gown. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng fulfillment sa kanyang buhay, kaya hindi siya makapapayag na muling sirain iyon ng ama. Tataka siya. Kailangan lamang niya maghintay ng pagkakataon. Bumiyahin na siya kasama ang tiyahin at 2 guards. Akala niya ay pasimbahan sila. Ngunit nang lumabas siya ng kotse, ay nagulat siya na mapag-alamang naroon sila sa bahay ng nasira niyang ina. The place was so beautiful. Dinamdan iyon ng maraming bulaklak sa paligid. Sigurado siyang plastic ang ilan doon dahil hindi mabubuhay ang ganoong mga uri sa Pilipinas. Ngunit kapag tinitingnan lamang ay hindi halata. Carpeted ang aisle at sa dulo niyon ay naroon ang pari na naghihintay sa kanya. Para siyang bumalik sa dati. When the bridal march music started playing, about 100 heads all turned to see her. Totoong pinangarap niya ang ganitong kasal, kung saan nakasuot siya ng gown na sarili niyang disenyo at naglalakad siya sa gitna ng maraming bulaklak. But she didn't know who her groom would be.
Baka masahol pa iyon kay Michael. Iyon na ang hinihintay niyang pagkakataon. Nilayuan na siya ng kanyang mga gwardiya at ang kanyang ama ay papalapit pa lamang. She had to go. Hindi na mahalaga kung saan man siya mapadpad. She ran like the wind with no specific place to go. Narinig niyang may humahabol sa kanya ngunit hindi niya nilingon ang mga ito. Hindi na niya alam kung kaano kalayo ang natakbo niya nang mapadpad siya sa pastula ng mga baka. Bumaon sa lupa ang takwang ng sapatos niya at nang yumukod siya para tanggalin iyon, ay may brasong pumalibot sa kanyang baywang. Let me go! Nagpupumiglas niyang sigaw ngunit masyado malakas ang lalaking nakahawak sa kanya. I don't want to marry anyone, not even me. Napatda siya sa narinig na pamilyar na boses. Mabilis niya itong dilingon and she could not believe the handsome face that she saw. Laurie? She stammered as she loosened his grip on her and they stood face to face. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay at nagbabala ang luha sa kanyang mga mata. Is it really you? Napangiti ang lalaki. Your father said that you will obey whatever he tell you, but it looks like you've learned to disobey him now. Kinagat ni Ariana ang ibabang labi at tumulo ang butol ng luha sa kanyang bisngi. I didn't know it was you, but kailangan niyong ilihim sa akin. It was your father's idea. Sagot nito. But yes, we shouldn't have... I should have asked you instead, so will you marry me? Tulala siyang tumitig dito. Halos hindi siya makapagsalita sa labis na ligayang nadarama ng sandaling iyon. Finally, the man she loved uttered those words to her. Yes! Sigaw niya at niyakap ito. Natatawang niyakap siyang maigi ni Laurie. He held her as though he had never seen her for a decade. He held her so tight like he would let her out of his sight again. I'm sorry, I hurt you. He whispered against her hair. Kinailangan kong samahan si Louie at wala akong kasiguruhan nun kung makakabalik pa ako dito. Isa pa, akala ko kasi gusto mo pa rin akong hiwalayan at tinihintay mo lang matapos ng 6 months. Nagdesisyon na akong tapusin na yun habang kaya pa kitang pakawalan. Tiningala niya ito at tinaplos sa mga pisngin nito. It doesn't matter now, you're here anyway. Tinitigan siya ni Laurie, a deeper tender stare that melted her heart away. I forgot to tell you one thing before I left. Tumaas ang isang kilay ni Ariana. What is it? Laurie smiled and lowered his head until their lips almost touched. That I love you too. Muling tumulo ang luha niya sa narinig. Wala na sigurong tutumbas pa sa ligaya na darama niya ng sandaling yun. When did you just realize it? I knew it the moment I saw you naked in my bathroom. Biro nito at sabay silang tumawa. His lips caught hers and they both fell silent. They both moaned and suddenly they were lost into a place where only the two of them existed. Hindi alam ni Ariana kung gaano katagal ang lumipas nang makarating siya at makarinig siya ng boses. Nang binitiwan siya ni Laurie at lumingon siya ay nakita niya ang ilang mga tao kasama ang kanyang mga magulang na nanonood mula sa di kalayuan. Pulang-pula siyang tumingin kay Laurie na nakangisi noon. We'll do that later again. Anito at tinawakan ng kanyang kamay. Because now, we have a wedding to attend to. Hinihintay na tayo ng pare. She smiled and went with her husband. Ito na nga ang kasal na pinapangarap niya mula pagkabata. It did not go exactly as she wished it would, but this was even better than all her girlish fantasies. Now, looking at her husband, who was staring and smiling at her as though she was the most beautiful thing he'd ever seen. She knew she would be happy with him forever. Sa nakalipas na masasakit na nakaraan, naging mas matibay silang mag-asawa. Alam naman nila sa bawat isa na mahal nila ang isa't isa. Nagkataon lang minsan mahirap magbaba ng pride. Kung kailan wala na ang isang tao, saka mo marirealize na hindi mo pala kaya na wala ito. Pag kayo talaga ang itinadhana, kahit anong mangyari, lumipas pa ng taon at panahon, makikita pa din kayo. Sa ngayon, masaya silang nagsamang mag-asawa. Pinakamasayang pangyayari sa kanilang buhay ay ang maging mag-asawa sila. Hanggang sa muli, solid na supporters at tagapakinig, mag-iingat po kayong lahat at maraming salamat.